nagsabi na wala kang mararating. Huwag kang titigil, tuloy-tuloy. Kahit ano pang pagsubok sa'yo ay dumating, lalagpasan natin yan, parikoy. Merong sasama sa atin, meron ding hindi. May maniniwala, merong tatanggi. Kung ano-ano pa ang sinasabi. Oh yeah. Yang mga ganyan sa negosyo ay normal. Umiwas ka sa mga nagpapabagal. Maaabot mong yung gusto sapagkat the best ang uno. Mula noon hanggang ngayon, the best ang uno. Pwede umasenso kahit na sino. Makukuha mo pangarap mo sigurado. The best ang uno. Mula noon hanggang ngayon, the best ang uno. Sama-sama at tulong-tulong tayo. We are number one everywhere, solido. Isang mo ang pagkilos mo, pa merong magbago. Maging milyonaryo na marami ng yumaman. Gawin lang sistema, ikaw na susunod na payaman. Magtiwala sa uno at sumabay sa biyahe. Maganda produkto, wala ka lang masasabi. Basta't magsipag at magtyaga parate. Lahat ng pangarap mo dito madadali. Sa uno, sa ulo, grabe grabe dito. Sama-sama tayo, solido, solido. Kay makakaasa, buhay na masagana. Iba'y napatunayan na ng isang dekada. Uno sa ulo, grabe grabe dito. Sama-sama tayo, solidong solido. Kay makakaasa, buhay na masagana. Iba'y napatunayan na ng isang dekada. The best ang uno. Mula noon hanggang ngayon, the best ang uno. Pwede umasenso kahit na sino. Makukuha mo pangarap mo sigurado. The best ang uno. Mula noon hanggang ngayon, the best ang uno. Sama-sama at tulong-tulong tayo. We are number one everywhere, solido. This is how we do it, hear me amigo. Everybody scream uno solido. Solido at the top, sabay-sabay tayo. Sa uno, sa uno, grabe grabe dito. Sama-sama tayo, solido, solido. Madami nang may resulta, produktong paborito. Paborito, paborito. Sa uno, sa uno, grabe grabe dito. Sama-sama tayo, solido, solido. Di ba'y napatunayan na ng isang dekada. The best ang uno. What you get? Kaya huwag kang mainip. Sumabay ka lang ang resultahanip. Talagang nakakabaliw. Huwag ka lamang bibitiw. Ikaw na ang susunod. Payaman na sa lokal, pati sa premier. Be on time, don't be late. Kailangan ma-motivate. Palawakin ang isip at mag-meditate. Yo, just be cool and have your faith. Uno, sobrang
lakas. Ang kitaan sobrang taas, di na mapigilin sa buong mundo. Banyag ang Pilipino at tumatigosyo. Mga kauno, tayo'y maglakbay sa ating pangakap. At ang nakauno, lahat ng ito'y matutupad. Basta't maniwala, at ang nakauno. Mga kauno, tayo'y maglakbay sa ating pangakap. At ang nakauno, lahat ng ito'y matutupad. Basta't maniwala, at ang nakauno. Susuko, pagkat wala kang di kaya, pagkat wala kang di kaya. Masaya naman tayo, tayo. Napakasarap mag-uno. Talagang may ganyang tao, tao. Na sobrang pagka-negatibo. Sabi niya hindi ako naniniwala dyan. Papanat pa ng pare eh alam ko na yan. Kala mo naman ay talagang may alam. Daming sinasabi, ikaw pa'y lalayo as. Tawag ka nalang ma-down, down, down. At palaging umite. Pag-asenso mo ay hindi talaga yan madali. Huwag ka lang napapakamot pag di makati. Walang lumayaman sa kasi-kasi. Iyataw mo nalang kesa magpakahibang. Sa mga kilalang wala namang ibang alam. Walang plano sa buhay, araw ay sinasayang. Merong tinatamaan, ay, ay, ay. Madaling ganyan. Alam ko na alam mo, naninira pa sila. Tapos pag gumita ka na eh magpapalibre pa. Ang mga ganyang galawa mo ay nakakatawa. Umayos ka buhay mo, pare ko mag-iasa sa iba. Kaya let me know kung gusto mo nang magnegosyo. Let me know kung susubok ka nang mag-uno. Let me know kung sasama ka na sa grupo. Dahil sabi ko sa'yo, kayang-kaya na dito. Kaya mo na yan, sige-sige laban lang. Huwag mo nang dinadamdam, dapat na itawa lang. Mga ayaw sa negosyo ay normal lang talaga. Umataw ka na lang bagat marami pang iba. Aasenso sa uno, basta't huwag kang ihinto. Kahit ano pang pagdadaan, huwag kang susuko. Pagkat wala kang di kaya, pagkat wala kang di kaya. Huwag na matagulala pag umaayaw sila. Hindi ibig sabihin ay katapusan na. Just keep on dreaming, just keep on moving. Ilabas mo ang lakas mo't gigil, walang makakapigil. May nagsabi sa iyo, hindi mo to kaya. Tetete ka muna, hindi naman ikaw sila. Lahat na nagtagumpay, dumaan sa dinaanan mo. Huwag mong isipin na nangyayari lang to sa iyo. Huwag kang mag-a-analyze, kasi mapaparalyze. Gumising na kangiti, ang sarap ang buhay. Dagdag ang challenges sa success story mo. Palakpakan mga tao, idolo ka sa kalimutan uno. Kalimutan mo na yan, sige-sige laban lang. Huwag mo nang dinadamdam, dapat na itawa lang. Mga ayaw sa negosyo ay normal lang talaga. Umataw ka na lang bagat marami pang iba. Aasenso sa uno, basta't huwag kang ihinto. Kahit ano pang pagdadaan, huwag kang susuko. Pagkat wala kang di kaya, pagkat wala kang di kaya.
Huwag kang mangangamba kapag umaayaw sila. Huwag kang mag-alala at huwag ka lang magdadrama. Balikan mo lang sila, humanap muna ng iba. Hanggang sa masanay ka na, bangon agad pag nadagat pa. Inumin mo na ang sa uno, kafe lang. Paborito mong napakasarap sa latagan. Todo birit mo lang, makukuha mo din yan. Normal magkamali pagkat ikaw ay tao lang. Alam mo na, produkto ng uno, napakaganda sa'yo. Natatars yung mga humahanga, mga tingin sa'yo. Nating tumatanggi ngayon, lahat bumibili sa'yo. Iwasan ka dati ngayon, lahat bumibili sa'yo. There's so many digits in your bank, digits in your bank. You'll be rag to riches, magugulat ang lahat. Araw-araw, shopping ka na niyan. Daming kotse sa garahe at pa-travel, travel lang. Kala mo ay imposible, iniisip mo noon, wala nang mangyayari. Money, wala ka sa iyong sarili palagi. Manalangin ka lang sa bayataw na pare. So it's time for you to fly, fly, make it high. Sa gunong awa kamay, sabay-sabay. Lilibutin natin ang buong mundo, kung saan ang gusto mo ay nako, kung nako sa'yo. Kalimutan mo na yan. Sige-sige laban lang, huwag mo nang dinadamdam. Dapat ay itawa lang, mga ayaw sa negosyo ay normal lang talaga. Mataw pa na lang bagat marami pang iba. Ang asenso sa uno, basta't huwag kang ihinto. Kahit ano pang pagdadaanan, huwag kang susuko. Pagkat wala kang di kaya, pagkat wala kang di kaya. Umataw ka na lang, umataw ka na lang. Umataw ka na lang, sarap mag-uno. Umataw ka na lang, umataw ka na lang. Umataw ka na lang, sarap mag-uno. Hahatawin mo na lang, hahatawin mo na lang. Hahatawin mo na lang mga pangarap mo. Hahatawin mo na lang, hahatawin mo na lang. Hahatawin mo na lang mga pangarap mo. Tanging puhunan ay dedikasyon, maging halimbawa, maging inspirasyon. Ang uno ay naging gabay sa iba upang mapasa kamay ang mithiin nila. Isang dekada ang patuloy na tumutulong. Hindi kami aatras, mananatiling sumusulong sa pag-usbong na makabagong henerasyon. Pagtupad ang mga pangarap, ito pa rin aming misyon. Malalim na ang pundasyon, 10 taon na matata. Konkreto na aming pader, kaya't hindi mabubuwag. Ang tanging hangarin ay mabago ang iyong buhay at mapaligaya ang iyong mahal sa buhay. Mula noon hanggang ngayon, lahat na nasa puso'y mapapasa kamay. Buo na ang sistema, tumawid sa aming tulay. Ang pagdududa ay pagdudahan mo rin. Malay mo, malay ko, makukuha mo rin. Sa uno'y ikay mapapagod ay pahinga mo lang. Dito'y ikay magugutom, ikain mo lang. Ngunit pag di ka kumilos sa kalagayan mo, mahirap ka ngayon, ganyan ka pa rin pag-ising mo. Ang buhay ay masukal na guba, yan ang kwento. Ngunit din mo ang simula ng iyong pag-aseso. Walang bayaning hindi nasusundatan, kaya ang iyong pangarap dapat pinaglalaban. Wala na suwan, matirala ang mayaman. Loyalty is the key para magkaalam. Mula noon hanggang ngayon, yeah.
sa ulo, sama-sama tayo. Tara na sa ulo, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa ulo. Maraming mga kababayan ang nangigibang bansa. Lumuluwas ng Pilipinas, iiwanan ng pamilya. Dahil sa akin kailangan makipagsapalaran na sa ganun matugunan ng lahat ng pangangailangan. Ilang taon pa ba ang dapat nabilang para lang muling makita ang pamilya at yakapin? Mabuti na lamang merong uno. Di mo na kailangan pa na sa pamilya malayo. Kahit ang sino pang mapwede na magsimula, sapagkat ang gandang uno lahat maging masaya sa uno. Wala nang hahanapin pa, narito ang katuparan ng yunais matapas. Sa darating ang panahon na wala na maghihirap, ang lahat ay payaman. Dito yan magaganap, tara na sa uno. Sama-sama tayo, tara na sa uno. Sumabay sa pag-asenso. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Minsan ay natanong mo ba o nasabi sa sarili na sa napag-isip mo mga problema ay mahawi na liwanag sa umaga. So ting ikigigising, huwag kang mag-alala pagkat ngayon ay dumating. Tamang pagkakataon na pang ikaw ay magising sa katotohanan na ang buhay hindi madaling. Harapin, lakma yung patungo sa kinabukasan. Tiyak mo babawat takbang ay may patutunguhan. Ngayon na ang simula ng para sa iyo. Layunin ang uno, makatulong sa tao upang mabawasan na ang kahirapan at mapalitan na ng kaginhawaan. Mga karatig bayan o malayo man sa iyo, sa uno matutupad pangarap mo. Los Angeles, Mindanao, kahit iba't ibang masa, magpapalawig pa ang uno upang magbigay pag-asa. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Garantisado ang mga produkto sa uno. May negosyo ka na, gaganda pa ang kalusugan mo. Diba mas masaya kapag lahat ay nagkakaisa, nagtutulungan. Kung kaya't wala problema, isa yan sa mga pundasyon ng kumpanya. Kung bakit hanggang ngayon uno pa rin na nangunguna. Nais mo bang mapabilang sa mga umasenso? Dito sa uno, lahat makakamit mo. Wag alam ang bibito, tuloy-tuloy na sa pag-ato. Kahit na anong mangyari, di sila kundi ikaw. At siya magpapasya para sa iyong kinabukasan. At ang iyong pamilya mabigay ng kabuhayan. Uno ang magsisilbing tulay sa mga pangarap mo upang ikay magtagumpay. Sa lahat ng mga Pilipino o kahit anumang lahi, dito sa uno palagi kang wagi. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno. Tara na sa uno, sama-sama tayo. Tara na sa uno, sumabay sa pag-asenso. Dito ay matutupad ang mga pangarap mo. Lahat iyong makakamit, dito yan sa uno.
rapido now. John B. Live, yeah. Iglipan na naman ang mga payaman. We're making history, sa buong mundo ay inaabangan. We travel around the world, kahit nasaan kay, kaya abutin. Palawakin at palaganapin ang buong Pilipino ay payamanin. We don't care who you are, but we care who you will become. Basta't kumapit ka lang, maniwala na kaya mo yan. Ikaw na ang susunod, ito na ang oras sa tamang panahon. Sumabay sa agos, sumabay sa araw, ito na ang tamang pagkakataon na. Lahat ay imposible sa panaginip lang ito. Kirami. Pagsubok tumayo at ako ay lumaban sa aking pagkakamali. Sa ulo'y tinama aking natutunan, yes. Isang aral na di malimutan. Pangarap, hawakan at huwag mong bitawan. Alagaan at pahalagahan ang pinaghirapan na kayamanan. Woo! Mga aral ng kahapon, ng inspirasyon, kaya nabuo ang isang pag-asa na ngayon ay malinaw na dating malabo. Kaya huwag magpahuli, sumama ka na, tayo ay magsaya. Huwag mahiya, tarali ka na, mga kauno tayo'y magkaisa. Lahat ay imposible sa panaginip lang ito nangyayari. Naniwala at sumali, yeah. Sa uno lahat posible. Oh, uno, ito ang ating tagumpay. Oh, uno, uno, ito ang ating tagumpay. Uno, buong mundial, uno, Pinas, ito ang ating tagumpay. Uno, Hong Kong, Macau, ito ang ating tagumpay. Uno, Singapore, ito ang ating tagumpay. Uno, UAE, ito ang ating tagumpay. Uno, KSA, ito ang ating tagumpay. Uno, UK, ito ang ating tagumpay. Uno, Nigeria, ito ang ating tagumpay. Uno, USA, ito ang ating tagumpay. Uno, ang chance ay malaki. Sa pag-asenso, lahat ay posible. Kailangan lang gawin yung mga atlang sa hagdan ng mga ranggo, posisyon ng payaman. MLM tayo, MLM tayo. Madali lang to, MLM tayo. Details sa uno, ang tawag dito ay 8 ladder to success. Akitin mo lang ito, yayaman ng mabilis. Ang unang paraan, gumawa ka ng paraan upang makasama ka sa tunay na payaman. Mamili ng produkto na iyong gusto. May insurance ka na, may libreng training ka pa. O diba? MLM tayo, MLM tayo, MLM tayo. Madali lang to, dito sa uno. Ang iyong dalawang direct, kailangan mag-maintain para umangat, marketing associate. Managing director, tatlo ang nag-maintain. Yung direct downline, commission mo'y malaki. MLM tayo, MLM tayo. Madali lang to, MLM tayo.
dito sa Uno. MLM tayo, ang iyong limang direct downline at bank tonight. MLM tayo, ika-apat na hakbang tawag ay konsulta. MLM tayo, maganda ang mga produkto at effective. MLM tayo, konting hataw pa ikaw na ay executive. Hindi ba simple lang, madali lang tandaan, hataw na at magunahan, tayo ay payaman. Sumabay ka lang, ako si Butch Tan. Bagsakan mo rapido, siyaw ang apat habang na natitira. Pag iyong naabot ito'y kakaiba. Sapphire, ruby, emerald, diamond, ito na simula pag kita mo na milyon. Sapphire, ikalimang hakbang, ruby, ruby, ikalim na hakbang, emerald, emerald, ikapitong hakbang, diamond, diamond, ikaw ang hakbang. Kailangan lang tumaas ang GP, mag-maintain lamang at bumili ng bumili para umakyat sa pinakataas. Diamond executive, pinakamalakas. Emerald, ruby, pati na ang sapphire, hataw na lang hataw para di mag-suffer. Sundin ang system para maging milyonaryo. Humataw na lang todo dito sa Uno. MLM sa Uno, yayaman tayo, yayaman tayo. MLM sa Uno, yayaman tayo, yayaman tayo. MLM sa Uno, yayaman tayo, yayaman tayo. MLM sa Uno, yayaman tayo dito. Yeah. Uno MLM. All right, magandang gabi sa inyo mga kauno, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng mga kauno natin worldwide. Isa na namang umaatikabong Uno Idol sa new normal. Ako, epic event na naman tayo ngayong gabi. Mag-asawa, the Pasig family with upline Chris, Coach Chris, and of course, the beautiful Delmar. Let me start off by thanking, of course, the board of directors for making all this happen. The management team headed by Sir Gary Morales at sa lahat ng mga behind-the-scenes heroes natin. And sa tumutulong palagi sa akin sa mga Uno Live, Tito, Ate Giselle, and of course, Brother Steve. Sa lahat ng mga leaders, uplines, top earners na nandito ngayon, magandang gabi sa inyong lahat. Sa lahat ng grupo, sa lahat ng sistema, congratulations sa mga na-achieve na at mga paparating pang achievements. I am very, very honored and privileged again to be hosting this event para tayo ay lalong makausad ng matulin sa bagong mundo. May mga uncertainties, may mga doubts and fears, may anxieties, may stress, may depression. These are the things that we should not laugh about, but we are blessed to be part of this opportunity, the number one opportunity online. Unlimited network of opportunities, and of course, dyan sa system ng grupo mo na talaga naman proven and effective. Walang dahilan para hindi mo makamit ang time freedom and financial freedom, lalo na kung gagawin natin yung ating daily tasks, yung mga simpleng kailangang gawin. And I am also happy to announce that we are nearing our anniversary event. We'll get into the details in this not coming days to come. Wala pa ako masyadong marireveal sa inyo. And basta get ready mga kauno, kasi another year, another milestone, and sigurado marami na namang bagong pangalan ang uusbong. Yun ang maganda sa new normal, no? Ang daming bago, pero nandun na kaagad sa tugatog ng tagumpay. Hindi katulad ng old normal, you know. Medyo mas matagal eh. Bakit kaya nung new normal, mas naging mabilis? Kasi nga, mas efficient. Mas malawak. Diba? Boundless ang possibilities. Basta may internet, may data, gora na, iga nga, di ba? So, sa mga bago, ako po si Butch Tan, di po ako si Boy Abunda. Sana hindi kayo nasisilaw sa aking noo.
May pabida ritong The Butch Tan na logo sa gilid ko para i-follow nyo ako sa aking Facebook account, Instagram, YouTube, TikTok. Kahit hindi na sa like, okay lang. Di man ako active dyan. Isa pang gusto kong i-announce sa inyo mga kauno ay napakaganda nung nangyaring kanina, sinishare ko na to sa ating 3 p.m. na Uno Live. Napakaganda nung nangyari this week. Well, just like the past few weeks that dumaan, this week matindi rin po dahil medyo marami ako nakausap ng mga leaders and top earners. Marami po ngayon ang nagiging mahusay na online. Diba? Imagine ninyo mga kauno, walang 1 year, ha? Since nag-adapt, nag-adjust, dumadami na mga, I would say, quote-unquote, mga expert online. And nakakatuwa kasi, yun ang maganda if you're really willing to learn. Siyempre, it all starts with, you know, you consistently listening to the advices, to the trainings ng ating mga mentors, ng ating mga coaches, ng ating mga uplines. Talagang, ano yan eh, parang, I'll put it this way. Ang dami kasi tumatapok sa utak ko, no? Excited ako ikuwento. But parang ganito yan eh. Yung behind the scenes, yun yung pinaka-importante. Yung effort mo na hindi nakikita ng tao. Like example, no? Nakita natin si Stephen Curry, shooter, galing mag-dribble. Pero ang hindi natin nakikita na mas mahaba yung kanyang training kaysa dun sa actual game. He trains, especially before, nung amateur pa siya, 3 times a day. Si Manny Pacquiao, bago naging 7-division world champion, bago naging icon, ay talaga namang pag nagkaroon siya ng bakante, kahit walang nakakaalam, siya ay nag-iensayo. So same with you, kapatid. Inevitable, you will get to where you want to be. You will get to achieve your goals and dreams. Kikilos lang tayo. Kikilos pa din tayo, kahit walang nakakita. Huwag natin asahan lahat sa sistema, sa grupo natin, because your desire is more important than the system. Would you agree? Yung kagustuhan mo, yung gigil mo na talagang umasenso ay mas importante sa kahit gano'ng pakaganda yung sistema ng grupo mo. Di ba? So, proven, effective, marami na natulungan, marami nang napa-asenso yung sistema ng grupo mo. Don't be part of the statistics na hindi naging successful. Kasi meron pa rin eh. Kumbaga sa gym eh, meron pa rin hindi gumanda ang katawan. Kumbaga sa eskwelahan, meron pa rin hindi naging matalino o nagamit yung naaral para sa ikabubuti ng buhay. Kumbaga naman sa culinary school, hindi naman lahat ay naging mahusay na chef. Dito sa negosyo natin, same din. Napakaraming umasenso pero meron pa rin mga hindi. Kasalanan ba ng system? Hindi po. Meron, masasabi natin meron ng problema dun sa tao. Diba? So do not sabotage yourself. Put yourself in a position na parte ka nung mga naging successful. Kasi pag sinunod mo talaga, hindi ka naging pasaway, hindi ka naging emosyonal, naging consistent ka, sineryoso mo talaga, eventually, you will get there. So mga kauna, hindi ko napapatagalin, pahabain pa to because I am pumped up. I'm sure you are. This event tonight will again be an unforgettable night for you because imagine mo, no, it's been a long time, no, na mag-asawa ang guest ko. Umaatikabo talaga. At ang maganda na ito, mga kauno, marami sa inyo nakabalitaan ko, no? Mga bago pa lang. So welcome sa inyo. Congratulations sa pagtitiwala at paniniwala at pagtitiwala. Sa mga frontliners na nandito, maraming salamat po sa mga serbisyo po ninyo. At syempre sa mga OFW. Yan. And talking, bago yan muna, Brother Steve,
pakita muna natin tong dalawang video na to para maintindihan nyo na hindi lang tayo maganda ang compensation plan, kundi maganda rin ang ating core ng business, which is yung mga products natin. World-class, multi-awarded. Please watch these videos. Hoy, yun na pala yun. So mamaya na pala yung isang video natin. No? Sige. So mga kauno. Nga pala, syempre. Since nandito na, I'll take advantage of this situation. Yes, open na po yung registration ng ating mega epic na training on May 16, Sunday, 3 p.m. Again, that's May 16, Sunday ng 3 p.m. to 6 p.m. yung ating training with the Lodis, the top leaders brain training. Yan, bakit top leaders brain? Because dito sa training na to, for the very first time, i-reveal ko sa inyo kung paano mag-isip ang lahat ng mga leaders ng uno, paano sila magdesisyon, paano magplano, paano ko naman nalaman yon? Because like I said, marami tayong mga kaibigan na mga top leaders, top earners, nakakausap ever since, diba? Luzon, Visayas, Mindanao, nung nakakaikot pa tayo. Because right now, of course, parang technically, parang naka-lockdown pa rin tayo, naka-shutdown pa rin. And nakakapagbiyahe tayo international. So, I get to talk to them. Diba? Hindi lang sa opisina, kwentuhan outside Hataw. So, i-reveal ko sa inyo kung paano ba ang utak nila pagising pa lang, diba? Throughout the day, and bago matulog. And I am very happy because meron tayong special guest sa training na to, si Upline Ray, the one and only, di ba? Sir Paul Chong, the owner of Uno Hong Kong, and a top earner also. And of course, ang ating Lodi sa international top earner sa Uno Premier, si Coach Wilson ng Eagles. So solid po ito. Imagine mo, dito pa lang sa mga bisita ko, grabe po talaga. So aside from sa mga i-share ko na iba't ibang klase ng paano mag-isip yung mga leaders, mag-share din itong tatlo na to. So confirm na po yan on May 16, Sunday, 3 p.m. Pwede na pong mag-register. And napakasimple lang mag-register. 2 steps lang po yan. So, yes, ang registration fee, Diyos ko, 100 pesos, di ba? Parang nakakahiya naman, sobrang ano, di ba? And ang maganda nito, this is a training for a cause. So, majority of the proceeds o malaking bahagi ng perang papasok ay idodonate natin sa mga bata at mga senior citizens na apektado ng pandemic na ito. So, majority of it. And so natuto ka na, marami ka pang natulungan, 'di ba? Napakasimple lang ng
pagpaparegister, simulan nyo na magpa-register. GCash. So, paano ba bang GCash? Sa YouTube, panoorin mo. This, pag meron ka GCash app or meron kang bank app application, meron dong transfer to GCash or punta ka 7-Eleven, Palawan Express, pwede rin. Ito yung GCash number, nandyan. May kita nyo yan sa Facebook page ko at saka sa Facebook personal account. Yan yung GCash number ni Rosalie Castro. Thank you, Rosalie. Tapos, send mo sa kanya yung copy or screenshot nung payment and yung pangalan ng mga attend sa grupo mo or kung ilan kayo. Right? So, and then yan yung link ng kanyang Facebook account. Right? So, hindi po sa akin, sa kanya po. Kasi pag sa akin yung sinend, hindi ko kayo mare-register. Siya may hawak ng registration. At para magkaroon kayo ng access dun sa ating private na group sa Facebook. Para dun tayo mag-usap, mag-update. Right? So again, two steps lang. Pay through GCash. Send nyo kay Rosalie yung copy. So yung link ng profile niya, nandiyan po, Rosalie Castro. Kung gusto nyo actual link, nandun sa Facebook account ko at Facebook page. Ayan yung GCash number. Now, 100 lang siya. Pero kung gusto nyong magbayad ng more than 100, gawin yung 120, 150, bala ka. Kung ano ka, kung mabuti kang sobra, gawin mong 500. Walang problema kasi as it will become like a donation. Hindi pala like a. Actually, magiging donation naman siya. So, katulad kanina, may mga nag-send ng payment 225. Ang gulo nga, may 370. So, depende sa'yo. But, kung hindi naman okay lang, 100 lang. So, now, ako I would suggest mag-register na kayo ngayon. Kasi, syempre tayong Pilipino, mahilig tayong mga cramming, di ba? Yung mga last 2 days o a day before. Mahirapan namin kayo i-register niyan. Kasi syempre, baka dumagsa yung mga nagka-cramming o yung nagla-last day effort. Eh, si Rosalie lang po ang tumutulong sa akin dito to have you guys registered. So, baka mahirapan siya. Magka-problema tayo, hindi kayo makapasok doon sa training. So, thank you nga pala doon sa mga grupo na nag-commit na. Thank you sa Persians, kay Upline Tere, sa mga nag-commit na, kay Lance ng 10XM. Thank you kay Upline Lumabad. Thank you to Kayo. Thank you kay Upline Akron Batak. Ang dami, Upline Pearly, di ba? AOS. So, marami pa. Baka may nakalimutan ako. Basta sobrang dami na po. Hindi ko pa actually nababasa yung mga nag-commit na ng mga grupo na makaka-attend. So pag hindi ko naka-attend dito, parang ikaw lang hindi naka-attend. So actually, first time tong module na to ituturo ko talaga. So again, thank you in advance sa magpa-participate. May 16 yung training, 3 p.m. Sunday. Pero start na yung registration. Register as early as possible. Kasi nasa Zoom lang yan, so limited lang yung pwede natin papasukin. Alright! So thank you mga kauno. Let's get it on! This is it mga kauno. Pero bago ko introduce itong nagpipitag ang mga bisita natin ngayong gabi, panoorin nyo muna tong video na to. Yes, ladies! Ako po si Christopher Paul Pasag, isa po kong college undergrad. And I'm Delmar Fernandez, working student in the same time. Na-experience ko din mag sales lady sa Baclaran. Akala ko dati, kapag hindi ka nakatapos ng pag-aaral, malabong, alam mo yun, malabo kang umasenso, malabo kang magkaroon ng mga bagay-bagay na, alam mo yun, kagaya ng masasakyan, di ba, bahay. So, buti na lang.
no? Buti na lang may isang may opportunity na dumating sa buhay namin dalawa. And hindi namin pinalagpas. Ginarab namin. So tinuloy-tuloy namin and ngayon so sa tulong ng ni Lord, so sa gabay ni Lord, sa patnubay niya, so yung mga akala namin dati na imposibleng maabot namin or imposibleng makuha namin, ngayon talagang alam mo yun, nasa kamay na namin, so nakuha na, so ganun yun. So sa akin, advice ko lang sa mga kagaya ko na hindi nakatapos ang pag-aaral, alam niyo yun, huwag kang humintong mangarap. Huwag mong, hindi yung background mo ang pipigil sa pag-abot mo sa mga pangarap mo. So, kapag may opportunity dumating sa buhay mo, grab mo kagad. Huwag mo nang pag-isipan pa kung kukunin mo hindi. Basta opportunity yan na pwedeng mabago buhay mo at buhay ng pamilya mo, sunggaban mo kagad. Ayan, as simpleng tao, syempre, still meron tayong mga pangarap na akala natin ang basihan is yung estado natin sa buhay para ma-achieve natin yung mga goals natin. Pero lahat pala ng bagay pwede mong ma-achieve basta gugustuhin mo lang. So sobrang thankful kami kasi inalaw ni God na makita namin yung opportunity na meron kami ngayon. So sobrang grateful kami kasi hindi lang kami yung natulungan ng programa na nakita namin. At the same time, kahit papan, sobrang dami na rin natulungan ng programa. And as babae and as couple, hindi hadlang na babae ka, hindi mo kaya ma-achieve yung pangarap mo. At the same time, as couple, na mas maganda talagang mas magtutulungan kayo para ma-achieve nyo yung pangarap ng bawat isa. Tama eh. And sa pag-abot ng pangarap, ano yan, alam nyo yun, hindi siya ganun kadali. Siyempre, 'di ba? Habang inaabot mo 'yung pangarap mo, may mga tao din talaga na ihila sa'yo pababa, may mga magsasabi na hindi mo kaya, may mga magsasabi na imposible. So, alam mo 'yun, paniwalaan mo lang 'yung sarili mo na kaya mo. Paniwalaan mo lang 'yung kung anong meron ka, 'di ba? So, tuloy-tuloy mo lang. Diba? Mangarap ka lang and 'wag kang titigil hanggat hindi mo nakukuha yung mga bagay na yun. Diba? Siyempre, habang tinatrabaho mo, diba? Siyempre, wag na wag ka talaga makakalimot sa taas. So, hindi basihan kung nasaan ka ngayon, ang basihan kung papayag ka ba na hanggang dyan ka na lang. Tama? So, with help ni God and siyempre, sa tamang pagkakataon na meron ka, talagang huwag kang matatakot na abutin yung pangarap mo, magtuloy-tuloy ka lang. Kasi darating yung time, yung na-achieve namin, ma-achieve mo rin. Totoo talaga yung kasabihan na huwag kang mainip. So, kapag deserve mo talaga, totoo talaga to, kapag deserve mo na, maniwala sa akin, ibibigay talaga sa'yo ni Lord. Diba? So, ngayon, baka mamaya, diba? Baka iba, trabaho ka ng trabaho, no? Ano ba yun? Todo effort ka pero 'di ba parang akala mo walang nangyayari pero akala mo lang wala pero hindi mo alam 'di ba titingnan kanya kapag nakita niya na deserve mo maniwala ka sa akin kahit hindi mo hingin sa kanya ibibigay niya talaga yung mga bagay na para sa iyo tutumbasan niya yung lahat ng sakripisyo mo lahat ng pagod mo mga puyat mo so susuklian niya yan ng kung anong para sa iyo 'di ba kagaya nangyari sa amin dalawa. Ay, welcome natin mga kauno. Sorry, nakamute pala. Eto na, Coach Chris, Coach Delmar, Uplines, magandang gabi. Ayan po. Ayan. Good morning, earnings, mga kauno. Ayan. Apoch, good morning po sa inyo. And salamat po at kami po inaimbitahan dalawa para makapag-share po ngayon sa ating Uno Idols. Grabe, ang dami natin ngayon, sabun na sabun tayo. And marami pa pong pumapasok. And ayun, share, magkukwento lang kami kung ano ba yung mga nangyari sa atin. Paano ba kami nag-start? Ano ba yung mga nangyari sa amin dito sa Uno?
And sana, sana ma-inspire, sana may matutunan po kayo lahat mga ka-owners. Hakot pa kayo, tawagin niyo pa yung ibang mga downlines ninyo, mga ka-business partners natin, no? So, ayan. Yan, it's a great opportunity na ma-invitahan po uli kami sa Uno Idols. Grabe. So, talagang inalaw ni God mangyari sa amin to para ma-inspire po namin kayo. So, talagang wag kang papayag na hindi mo matapos to. Talagang mag-tune in ka lang talaga kasi marami kang matututunan along the way ng ano natin, ng program natin. Ayan po. And syempre po, tawag dito, meron kaming hinandang PowerPoint. Okay, para mas pa. Pero bago yung upline, Chris, kapo nagkita pa tayo sa opisina, no? Ay, opo, opo. Nga po, ipakit po ng elevator doon. Kala ko si Mayor, nakaputi ka eh. Pero binabasa ko yung mga comment, upline, Chris, hindi pala tayo makakapagsimula ng maayos kung hindi natin magagawa to. Ano pa? Ang dami po ang nag... Ito, basahin ko lang. Alright. Ah... baka pwede daw isang kiss muna. Isang kiss daw. Kiss daw, kiss, kiss. Oh! Oh, tignan mo, dami. Oh. Diyos ko, Diyos ko. Naka, first time to. Nangyari sa Uno Idol sa New Normal. Now, ganito gagawin natin, Coach Chris and Coach Elmar. Marami kasi hindi tech savvy or not very versed in technique. Itong, lalo na yung mga naka-cellphone or naka-tablet. So, hinahanap nila na saan daw yung speaker, what not, kahit naka-spotlight na. So, ang gagawin ko lang, mga kauno, as usual, ay off ko yung camera ko, pero nandito lang ako. Para ang makita nyo lang sa spotlight is sila upline Chris, kasi may PowerPoint pa yan, lalong maliligaw kayo, di ba? So, nakakasilaw rin kasi ako kung nandito lang ako. So, mga kauno, tuloy-tuloy lang po sila. Mamaya, mag-usap pa kami syempre para hindi ma-break yung momentum ng mag-asawa. Alam mo, excited ako talaga, to be perfectly honest. Kasi, ang daming ngayon nagsasali. Like kahapon, ay no, was it yesterday? Yes. Na mga mag-aasawa, mga kauno, alam nyo ba, maraming ngayon mag-aasawa na sumasali. Bakit? Explain ko sa inyo ha, hindi to high power. Kasi nung old normal, di ba upline Chris, Abdelmar, nung old normal kasi, pag nag-invite tayo, it's either ma-invite natin yung lalaki o yung babae sa magka-relationship, di ba? So, kung mag-asawa yan, yung lalaki na invite, o kaya kung mag-boyfriend, girlfriend, yung babae. So, nangyari, kailangan pa niyang umuwi para paalam sa asawa, whatever, tapos negative yung pangit niyang asawa. De, joke lang. ngayon kasi, dahil online na siya, ang dami ng chances na napipresentan yung mag-asawa ng sabay. Sabay na. So, ang dami na nakakapag-decide na on the spot. Kaya nga nagtataka ako nung una, it does not make sense. Sabi ko mga kauno, ba't ganun? Parang mas madami ngayon mag-partner, mag-girlfriend, mag-asawa, di ba? Na nag-join. Kasi nga, yun yung isang advantage ng online. Right? Dati, pasensya na kayo mga kauno, gamitin kayo yung term. Dati, nakikidnap lang natin yung isa. So, ngayon, di ba? Nasa bahay lang siya, nag-zoom, boom. Sino yung kausap mo? Tapos yun na, sila dalawa na nakikinig. So anyway, kaya nga ito ay ang ganda ng timing talaga. Tama si Delmar, sobrang blessing talaga to. Walang paweran po mga kapatid. Sana meron sa inyo magpa-partner dyan. Focus kayo mabuti. May mga distraction syempre kung nasaan po kayo. I'm sure nandyan yung anak mong, di ba, makulit. Nandyan yung aso mo, kinagat ka sa hita, natanggal yung daliri mo. Di ba? So... diba? Hindi ko alam, may motor na dumaan, diba? May nagiinuman, nagkakaraoke. So focus kayo kasi it will be another like 3 weeks to 1 month to 2 months maka-invite ulit tayo ng ganito ka-powerful na mag-asawa. Maraming mag-asawa pong kumikita sa Uno. Pero ibang level kasi itong dalawa na to. Ako na nagsasabi sa inyo. At sana makakwento nga na itong dalawa, yung talagang pinagdaanan nila na hindi nakita ng tao. Ang hirap talaga makita ng pinagdaanan nila kasi laging madilim sila nakatago. Doon sa gilid. Sa gilid. Wala talagang nakakakita. Ako kasi nakikita ko kasi dadaan ako ng tama bar o kaya ng gusto goto. Doon talaga daan ko. Nakikita ko sila sa gilid-gilid. Dahil mahirap makita. So ito pa ako, no? Please lang, makinig kayo mabuti talaga kasi it's perfect timing to. At kung wala ka naman siguro, inisip mo, wala naman akong downline na mag-asawa, mag-partner, magkakaroon ka, at least makakakuha ka na ng gist kung paano mo sila kakausapin dito sa dalawang ito. So take it away, upline Chris and upline Delmar. Ayan, mga kauno, share lang po kami
ng aming PowerPoint. Okay, nag-prepare po kami ng aming para mas makilala niyo po kaming dalawa. Ayan. Okay. So, ayan po. Good morning po ulit. Okay, sa lahat ng mga kauno natin. So, pakilala po muna namin yung grupo po namin. Pangalan po ng team po namin sa Royal Emperors International. So, meron na pong international sa ilalim kasi dati po Royal Emperors lang. Wala pang international kasi ano lang kami, puro Quezon City lang ang mga members namin dati. So, ngayon po meron ng international kasi po online na. So, napaganda na po ng negosyo natin ngayon. Asakop na po natin ngayon. Buong mundo na. Dati kasi asakop lang namin. Dito-dito lang sa Quezon City. So, napaganda talaga ng negosyo natin. Kaya naman trending na trending. Imagine mo, buong mundo na po ang nasasakop po namin ngayon. Kaya po Royal Emperors International na po kami. And at the same time po, ayan po ang aming brand name, ang Project 1.8. Kung may mga nakikita po kayong Project 1.8, sa amin po yon. And then, syempre, sa lahat po naman, ang dami po ngayon na umatay ng mga katim po namin, mga Project 1.8 Royal Emperors. Mabuhay po kayo lahat. Okay, so salamat po sa tiwala. Okay, and ayan po, full name ko, Christopher Paul Pasag, sa poong college undergrad. Ayan, so ako naman po si Maria Delmar Pasag. So, former sales lady po ako before yung na-invite ako dito. Ayan. So, ako po, bilang estudyante, so ayan po sa kaliwa, nakikita nyo naman, bilang estudyante, kasi dalawa po, lagi ko naman sinasabi, dalawa klase ng estudyante, isang pumapasok at isang nag-aaral. Ako po yung estudyanteng pumapasok lang. Kasi bakit? Para meron po akong baon, may pera po ako. Kasi para pagdating po ng gabi, kasi ginagawa ko po dati, after ko po sa school, pag-uwi ko, nakikipag-inuman lang ako sa amin. Sama po yung mga barkada ko. Tapos kinabukasan, ganun na naman, paulit-ulit po yun. Eh, taga Blumentritt po ako, ba amin mayroong mga malapit sa amin dyan, Blumentritt katabi ng Tondo, so lugar namin, alam naman natin yan, hindi naman, hindi ganun katino doon, daming holdupper, daming snatcher dyan, so yung mga ilan sa mga katropa ko, minsan kapag ka nakainom kami, napapag-away pa kami kasi yung mga, alam mo siyempre, dala nung siyempre, ganun talaga, no? Mga kabataan, di ba? Lalo't pag nakainom, lalakas mag-trip, di ba? So kung ano-anong pinagagawa namin noon, hindi ko po kinakayat, no? Nung ako'y ganyan, yung mga panahon na yan, actually tatlong beses pa nga ako nakakulong dyan dahil nga after namin mag-inuman, nakikipag-away po talaga kami. Talagang, alam nyo kasi, karambulan namin, mga taga-ibang lugar. So hanggang sa one time, ayan, nakulong ng medyo matagal-tagal, doon po ako nagising. Then nagsimula pong mangarap. Ayan po yung buhay ko dati, okay, para po sa lahat, na para mas makilala po ninyo. Kasi minsan nakikita nyo ako sa office, di ba? Tahitahimik, di ba? So, dati po, ganyan yung mga kasamahan ko dati. So, buti na lang, no? And, pero, syempre, thankful din ako sa mga katropa ko kasi ang dami ko pong natutunan sa anila. Ang dami ko nalaman na mga mali pala itong mga gantong bagay, mali pala yung gantong gawin. So, marami rin po ako natutunan sa mga kaibigan ko na yan, and at the same time, sila rin yung mga unang ng negative ko sa akin dati. Sila rin yung mga unang ko in-invite na, sila rin yung mga unang hindi sumali na yung iba na nagtawapat, di ba? So, maraming mga hindi naniwala sa akin nung una, di ba? So, buti na lang, sila yung mabarkada ko. Kasi kung hindi nila ako nire-negative yung una, hindi po ako magpupursige talaga dito na ipakita sa kanila at patunayan sa kanila na ako'y nasa tamang daan, okay, na yung negosyong pinasok ko, ito yung magpapabago ng buhay ng pamilya ko. Okay? Yan. So yes, so ako naman yung nag-start. I was working student before sa Baclaran. And na-experience ko habang nag-school is nagtitindera po ako sa Baclaran. Sa Baclaran kasi wala pong requirements dyan. Biodata lang, pasukan na. So as ang mindset ko before, pag hindi ako nakagraduate, hindi ako makakakuha ng magandang trabaho. So naglakas loob po akong pumunta sa Manila, taga Laguna po ako, na magtrabaho po dito para talaga mapagpatuloy ko po yung pag-aaral ko. So, hindi ko natinignan kahit anong trabaho ko, talagang pinasok ko siya dahil nga po, that time I was 17, that time 18, wala pa akong mga valid ID and requirements. So, talagang chinaga ko po yan para lang makagraduate ako. Kasi sabi ko, ang pananaw ko before, pag hindi ako tapos, hindi ako graduate, hindi ako makakakuha ng magandang trabaho. And ang mindset ko po, pag hindi ako makakakuha ng magandang trabaho through that, hindi po ako aasenso sa buhay. Eh ako po yung taong galing din po kasi ako sa malaking pamilya. So ang mga kapatid ko po, 14 po kami magkakapatid. So in early age talaga, na-push na po akong magtrabaho. Kasi
nakita ko po yung buhay namin, sobrang hirap. Alam mo yun, may gusto kang makain, hindi mo makain, may gusto kang bilhin, hindi mo mabili, may gusto kang mapuntahan, limit lang yung mapupuntahan mo kasi nga dahil sa kakulangan ng pera. So doon na po ako nagsimula mangarap na pupunta ako sa Manila. Sabi ko, maghanap ako ng magandang trabaho. Pag nakatapos ako, aasenso na kami, yayaman kami. Pero sad to say, pagpunta ko ng Manila, mas mahirap pala. Kasi syempre dito mataas yung ano, yung bilihin, mahal yung bilihin. Malaki nga sahod dito pero malaki, mataas din yung bilihin. So parang ganun lang din. Sa province kasi mababa yung bilihin, 'di ba? Yung gastos mababa pero mababa sahod, yung mga provincial rate na tinatawag. So sabi ko, ganun din pala kahit sabihin mo malaki yung sahod dito sa Manila, pero dito kasi lahat may bayad, lahat gastos. So hindi ka rin talaga agad-agad makakaipon. So dyan po ako nag-start mangarap na sabi ko, ayoko habang buhay nandito ako. Ayoko habang buhay na ganito po yung magiging routine ko sa buhay na gigising papasok, uuwi, gigising papasok, uuwi. Until such time na talagang naganap po ako ng opportunity. Okay. Ako po, nung na-invite ako sa UNO, sa totoo lang, ano po ako eh, super negative ako. Super negative. Kasi nung sabi ko nga, diba, nagsimula na ako mangarap no, after ko makulong na medyo matagal-tagal na, I think mga 1 week yun. Doon ako nagising, sabi ko, yung mangyari sa anak ko to, na darating ang time, anak ko, ganito rin na mangyari sa kanya. So, ginawa ko, nagseryoso ako sa pag-aaral noon. So, habang pasok na ako ng pasok sa school, yung kaklase ko kasi po na nag-i-invite sa akin sa UNO, nakikita ko siya nagbebenta-benta ng lotion, sabon. So, akala ko, ang UNO, para siyang yung, ano, yung Avon. Eh, dati kasi mama ko nag-i-Avon yun eh. Yung Natasha, yung mga benta-benta, ano, akala ko ganun siya. So, yung kakatok, pupunta sa bahay, kakatok-katok. No? So, sabi ko, mahina ako sa sales talk. Hindi ko kaya yung ganyan. Mahihain ako, sabi ko ganyan. And kaya super negative ko nung una. And actually, 5 beses po akong pilit na ini-invite nung kaklase ko bago niya ako madala sa opisina talaga. And ayun, ako po yung nadala sa office. And 2015, ayan, doon po nag-start yung ano naming dalawa. So, sa ano po yan? Recto Days. Opo, sa branch po natin sa Recto. Okay, so doon po kami nagkakilala dalawa. And doon po kami nagsimulang mangarap. And alam mo yun, yan yung mga panahon na ano eh, na siyempre nagsisimula pa lang. Yan yung mga panahon na, yung kung tawagin namin eh, 1 meal a day. Okay, hindi po ako, kumbaga sa mga dumaan dyan, alam ko maraming dumaan dyan. Kasi dati kasi sa old normal, ano? Ang hirap talaga eh, kasi mano-mano talaga eh. Kailangan pumunta ng office, yung invite mo, dadali mo sa opisina, ililibre mo ng pamasahe, pag may meriendahin mo, tapos hindi naman sasali, di ba? So, that yung mga panahon na yan, kaya ang payat-payat pa niya. Ako medyo pet-pet pa ako dyan. Payat ano ka pa? Din dyan. Oh, ano kami dyan eh, 1 meal a day kami yan. Kumbaga, hindi ko malilimutan dyan yung ano, yung kumakain kami ng tawag dito, yung toyo na, imagine mo, toyo ah, kasi may nagbenta sa akin toyo, ang mura. Bumili ako marami. Imagine mo, 3 araw ko iniinit yung toyo. Ibig sabihin, 3 araw naming ulam yun. Diba? Na 1 meal a day, then mga noodles, ayan. Yung pamamatay na ulam namin dalawa, isang laki meat, tas, diba, yung sasabawan na namin yung kanin. Yung dating, ano namin, ganun kami dati. Kasi, yung pera namin, binabudget namin talaga eh, pamasahe papunta sa opisina, pang-load, di ba? Pagpagawa ng mga flyers. Kasi dati, ang hataw namin dati, talagang namamlayos kami. Mano-mano, maaga pa lang, alas 7 pa lang ng umaga. Imagine mo, walang kain. Ha? Alas 7 ng umaga, pupunta na po ako sa, ano, sa may UN. Di ba? Nandun yung head office ng NBI. Doon po ako namamlayos kasi dami nag-ahanap ng trabaho. Di ba? Nag-a-apply ng NBI. Di ba? NBI clearance. So, namamlayos ako doon. Alas 7 ng umaga. So, yung budget na, yung pera na, binabudget namin. Pamasahe, pamplayers, di ba? Ano ba? Panload. Yan yung mga importante. And yung ano pa, yung pang wall posting namin. Kasi dati, yes. Ginagawa namin yun. Sumasama pa nga niya sa amin dati. Nagdidikit kami sa mga sa poste ng mga job opening. So naglalakad kami layo from Murayta, lalakarin namin hanggang Cubao, tapos pabalik na naman kami from Cubao to Murayta ulit, to Espanya kasi doon kami natira sa Espanya. And
habang naglalakad, ito hindi ko po malilimutan ito, okay? Habang kami, di ba, syempre, lakad lang yun, ano? Bawat lakad namin, pag meron kami nakikitang betchinko, okay, talagang pinupulot ko po yun. Yung iba, hindi pinupulot yung betchinko. Ako po, nagtataka siya sa akin. But, alam yun, ba't daw ako pulot ng betchinko? May makitang betchinko pinupulot. Iniipon ko po yung betchinko. Hanggang sa dumating yung time, pinambayad na namin sa tindahan, pambili namin ng noodles, tsaka dilata, alam mo yun, puro tagbebetchinko. Diba? Galing sa mga napulot ko po habang naglalakad kami, pag nagpa-flyers, nagwo-wall post kami. And yung time na hiyang-hiya ka nun, kasi na, ano siya nun eh, tawag dito, nabuntis ka nun, diba? May ano-ano nun. Hindi siya pwedeng maglakad kasi ako po, ang ginagawa namin, simula bahay namin, naglalakad na lang papunta sa office. Siya sumasakay ng jeep, ako po naglalakad. Then magkikita kami sa opisina. Kasi nga, yung pera namin, as is, swak-swak lang talaga. So, dumating yung time, pati yung pambayad niya sa jeep, puro tagbebechinko na nagaling sa mga pulot-pulot namin. So, yan, nag-picture kami yan. Yan, hindi ko malilimutan na minomotivate ko siya. Nag-motivate ang kaming dalawa. No? Buhay na buhay yung pangarap namin. Nasasabi namin, okay lang yan. Darating ang time, kung yung mga nangyayari sa mga top earners, mangyayari din sa atin to. Basta tuloy lang natin yung ginagawa natin. And ako naman naniniwala, hindi naman tayo pababayaan ni Lord. No? Nasabayan namin ang prayer. Hinataw pa rin namin, tuloy-tuloy. Diba? Alas 7 ng umaga, gising na. Tapos, hataw na kami yan. Pag makaka-uwi kami, alas 9, alas 10. So, kain ng konti. Pagdating ng alas 12 na madaling araw, lalabas na kami yan. Bakit mag-wall post na kami, magdidikit na kami sa mga poste-poste, makaka-uwi kami. Alas 3, alas 4 ng madaling araw. No? Kasi lakad lang yun eh. So, alam mo yung pagod na pagod ka na, sakit na ng paa mo. Then, morning na naman. Gising na naman kami ng morning. Same routine, paulit-ulit. Paulit-ulit. So, sabi ko, sige lang, makakabulot din tayo. Next lang ng next, di ba? So, pero ano, ang nakakatuwa lang kasi, na-establish kami ng mga training. Mm-hmm. So, yung pag-attend namin lagi ng mga training, lalo na kung first time mo gagawin yung ganitong klaseng industry, marami kang may encounter, lalong along the way the process. So, habang nag-uuno ka, habang ginagawa mo yung negosyo, marami kang may encounter. Pero kung mapapansin nyo sa picture na yan, sobrang saya pa rin namin. Kasi, ang mindset lang namin, yung vision namin, yung nakikita lang namin, yung vision lang namin na darating yung time, kikita din kami ng malaki, darating yung time, magkakakotse din kami, magkaka-properties din kami, kakain kami ng masarap. Actually, pagkain ng masarap, pangarap para sa amin. Diba? Kasi dati talagang 5 pesos na fishbowl, kanin, ano na kami dyan, sold na kami, diba? So, pero hindi namin tinitingnan before kung ano yung pinagdadaanan namin. Diba? Kasi sabi nga namin, kahit hindi kami mag-uno, mahihirapan din naman kami sa labas. Kahit hindi ka mag-uno, magugutuman ka din naman sa labas. Pero ang magandang part, yung ginagawa namin, is merong naghihintay na magandang resulta. So, doon lang kami nakapokus. Na naalala ko, every time naglalakad kami, wala kami pamasahe, wala kami pagkain na masarap. Masaya pa rin kami. Na ang binibision lang namin, sobrang excited kami sa result na mangyayari sa amin. So ganun lang kami lagi, excited, masaya lang kami lagi. Diba? Kasi naniniwala kami, darating yung time, yung mga bagay na pinapangarap namin, mangyayari talaga siya sa ginagawa natin. Sobrang daming rejections ng mga panahon na yan. Sobra. Kasi bakit unang-una wala po kami maipakitang resulta? Diba? And at the same time, syempre bago pa lang kami, inaaral pa lang yung negosyo. And hindi pa ganito yung sistema yung sistema ngayon, hindi pa agaya dati. Dati kasi talaga, sabi ko nga, mano-mano. So, apa-adaming rejection. Pero alam mo, every time na nare-reject kami, wala lang. Next lang kami ng next. Ayaw, okay, next. Alam mo yung dumating ang time, di ba? Ang dami kong pinaulan na flyers, 2 dangkal, NBI. May mga napapunta kami sa office. Pagdating ng office, makita pa lang yung opisina. Alam mo yun, hindi pa ako nagsasalita. Alis na. Alam mo yun, dumating yung time na ang daming nag-confirm na pupunta ng office. Mga 10 sila, 12. Dito ang tuwa kami dalawa. No? Ang dami kong invite. Pagpunta namin ng office, walang pumunta, maski isa. So ang ginagawa ko po niyan, bumababa ako kasi second floor yan. Bumababa ako ng office,
Lahat ng mga dumadaan doon, hinaharang ko po yun. Talagang nag-a-approach po ako. Sabi ko sa kanya, antay ka dito alang sa taas. Sa baba ako, kukuha ako ng invite. Sa baba, mga estudyante, mga galing sa trabaho pa uwi na, kinakausap ko yan, hinahata ko papakit ng office. Pag-akit ng office, ang gagawin niya, lalatagan niya, explain niya yung business. Habang ina-explain niya yung business, bababa na naman ako. Mag-aharang na naman ako mga kung sino kong pwedeng harangin dyan. Tapos, i-akit ko na naman. Pag-akit ko, sakto tapusan niya, explain na yung isa, i-closing ko na yun. Mag-a-advise na ako. After nun, baba na naman ako. Kumbaga, hindi kami pumapayag. Kami hindi kami pumapayag everyday na wala kaming napepresenta ng business. Nasabi ko sa kanya, okay lang niya. Alam mo, nagpepresent kayong chan mo. Totoo pala yung kinukwento ng mga ibang taverners. Talagang naranasan po namin. Nagpapaliwanag kami yung chan namin. Alam mo yun, mas maingay pa yung chan namin kaysa sa boses namin kapag papaliwanag, di ba? Pero still, ano kami, laban. Sabi ko sa kanya, palag lang tayo. Sabi ko sa kanya, okay. Lahat ng ginagawa natin, kumbaga sabi ko nga sa kanya, nagtatanim lang tayo ngayon. Isipin lang natin ang tinatanim natin eh, buto ng mangga, na sabi nga nila, mangga, matagal tumubo. Pag tubo niyan, matagal pa mamunga. Pero pag ang mangga naman, ang puno ng mangga, tumubo, namunga, eh tuloy-tuloy ng pitas ka na lang ng pitas ng bunga. So, yun ang yung mindset namin dalawa. And ayun, talagang tuloy-tuloy, kahit na walang nagjo-join, tuloy-tuloy kami. And ayan, yung mga paano kami maghahataw dati, ayan. Kaya siya yung naka-brown na yun, di ba? Ito po sa pinaka-kanan, siya po yung naka-brown na nagtuturo. Nasabi nga po ni Abuts kanina, nakikita-kita kami sa gilid-gilid. So, ayan po yan. Nasa bangketa po yan. Alam nyo po yun. So, ano yan eh? Yung panahon, ano yan? Kaya ko sila pinicturan, kasi ano siya, madaling araw na. Alas 3 na madaling araw, nagtuturoan sila dun. Yung turuan niya, pinicturan ko, nasabi ko, after niya magturo, hindi niya alam na pinicturan ko sila. After niya magturo, pinakita ko sa kanya. Ito. Sabi ko sa kanya, darating ang time, ikukwento na lang natin to. Darating ang panahon, ikukwento na lang natin to. Kapagka tayo successful na. Kung bakit po kami nandyan sa labas? Kasi wala tayong ano eh. Pang Jollibee. Pang wala kaming pang ano, McDo. Wala kaming pang Jollibee that time. Wala talaga. Opo. So dinanas namin kada may sulok ano, bawat gilid-gilid. Talagang pinapalis kami ng security guard. Ayan, sa gitna, kung nakikita nyo mga kauno, may mga halaman dyan. Sa SM North po yan. Kung bakit kami nagtatago sa halaman, kasi nga wala nga kami mapwesto. Hindi kami makapwesto ng Jollibee, ng McDo, kung saan saan. Wala kami mapwesto para maturuan namin yung mga tao o makapag-training kami, aralin namin yung business. Okay, wala kasing apply na nag-aano po sa amin, nag-guide sa amin. So, kapat kami nagtatago sa halaman? Kasi pag nakita na ako, yung mukha ko, pag nakita na ng guard, alam na, susundan na ako niyan. Lalo't marami akong alipores na sa likod ko, susundan ako niyan. Alam mo, pinapaalis kami. Kaya kami nagtatago kami niyan. So, pinicturean ko ulit siya. Kung mapapansin niyo po, buntis po siya dyan. Ayan, naka-blue siya yun. No? Imagine mo, di ba? Ayan yung mga panahon na sobrang na ano ko yan, medyo, alam mo yun, masakit para sa akin kasi, ano siya eh, kumbaga buntis siya nung panahon na yan, tapos wala siyang, tawag ito, makain. Di ba? Wala siyang, siyempre, pag buntis, dapat, di ba? Ang kain yan, puro masusustansya kasi meron nga siyang dinadala sa tiyan niya. So, medyo masakit sa akin yun kasi siyempre anak ko yung dinadala niya, no? Tapos siya, pangalawa siya rin. So dapat masustansya kinakain niya. Kaya lang, 1 meal a day, imagine po ninyo, sobrang binubusog namin sarili namin sa tubig. Masakit niyan. Para tayong kami. Oo. Pagka humahato pa kami, ito hindi ko po malilimutan. Ewan ko kung alam ko naman po nakita na yung mga top earners to. Buntis siya, tapos meron pa kami yung panganay. Ito, kwento ko po gano'ng kahirap yung pinagdaanan namin, ano? Imagine mo, pupunta kami ng office, di ba? Buntis siya, tapos yung panganay namin, yung babae, ilang taong pa lang siya nun, di ba? Makulit pa. Ang ginagawa ko, bawal yung bata sa office. Ang ginagawa ko, dun muna ako sa baba, okay? Nilalaro ko yung bata sa baba ng office, takbuhan kami ron, tapos siya, nagpepresent sa taas ng office, sa second floor, di ba? Second floor, nagpepresenta niya yung invite namin. After nun, magpapalit na kami dalawa. Ako naman aakyat, okay, siya naman yung bababa para laruin yung panganay. Ako naman yung magko-closing dun sa invite. Araw-araw po yun. Araw-araw po yun. Ganun. Tapos hanggang ang masakit niyan, di tapos na magpaliwanag, di ba?
pagdating ng gabi, magkikiting pa, meeting-meeting pa, pupunta sa mga bar. Ano yung kasama namin yung bunso, yung panganay namin, di ba? Natutulog siya sa mesa ng kusang kami nag-meeting o nagkikiting, naawit kami ng madaling araw, yung panganay namin nasa table lang, natutulog. Ibig, ultimo yung mga waiter, sila na yung naaawa eh. Diba? Kaya lang wala po kaming magawa eh. Sabi ko, kailangan natin gawin ito para rin naman sa kanila, para pagdating nila, para sa future nila, paglaki nila, hindi na nila mararanasan kung ano yung nararanasan natin dalawa. So tuloy-tuloy namin, kung mapapansin nyo po sa pinakakanan, sa Jollibee naman yan, pinalabas tayo yan. Diba? Sa loob kami ng Jollibee, wala kaming order. Anong ginawa? Pinagtabuyang po kami. Sabi ko, sige, yan natin. Doon tayo sa tapat ng Jollibee. Umupo kami sa sahig. Sa kalsada, Bangeta, upo kami dyan. Diyan kami nagtuturuan. Talagang dumadaan yung mga tao. Pinagtitingin lang kami. Sabi ko, yaan nyo lang. Balang araw, kukwento na lang natin itong mga to. Basta tuloy lang tayo. Yung focus lang tayo sa goal natin. Meeting tayo. Pagplanuhan. Aralin yung business. Yun po yung ginawa namin dalawa. Hanggang sa, ayan. Ayan. Ano yung ilan nung kakahataw? Yeah, so yun. Dumating sa time, kakahataw namin. Sobrang na-bless din po talaga kami ng mga nasa government. So yan po yung nag-umpisa kami hawakan yung mga nasa government natin. Kasi sa sobrang ganda ng mga produkto natin, so na-engage po tayo sa medical team dahil meron po tayong live blood analysis sa company. So ang magandang part, na-engage po tayo sa sa medical team. At the same time, napopromote natin yung mga supplement na pangangailangan din ng mga nasa government natin, 'di ba? Dahil sila po yung mga nagsiserve sa country natin. Syempre, mas maganda na healthy din sila, 'di ba? So ang magandang part, ang dami naming natulungan na mga nasa PCG, PNP, 'di ba? So ang malupit na part, hindi namin namalayan, kaka-share namin ng mga produkto para, kasi ako po kasi health conscious po ako. So kaka-promote namin ng produkto sa kanila. Ang magandang part, dyan po ako nakakuha ng kauna-unahang na-direct ko from government. So ang malupit na part, kaka-training lang namin, sa paniniwala lang namin. Ang unang-unang na-direct ko po dyan, CEO agad, so mga official po agad ng mga nasa government. And doon na po nag-start na unti-unti na gumanda po talaga yung pasok sa namin, sa grupo namin. So ito kaya namin sinama tong slides na itong picture na to. Ito yung hindi namin malilimutan, nag-LBA kami, nag-live blood analysis kami sa Philippine Coast Guard, and ang sales namin diyan 200,000 plus. Yung araw na yan, imagine mo, ang daming mga Philippine Coast Guard, akala nila healthy. Pagdating nakita nung dugo, ayun na, may mga... Unhealthy pala. Oo, uric acid, ang dami uric acid. Alam nyo, ang dami namin produkto na ubos, kulang pa. Bumalik pa kami kinabukasan para tuloy ulit din, sales ulit kami. So, sobrang kami yan, yung mga oras niya, medyo masarap-sarap na yung pagkain natin yan, Jollibee. Jollibee na kami yan. So yun, oo nga, naalala ko. Ang laki ng sales namin yan. Imagine mo ang benta sa products, SRP. So 200,000, magkano tubo mo nun. So doon mo makikita yung negosyo natin, hindi lang talaga pera-pera. Makakatulong ka pa sa mga natin, kapwa natin, na maging curious or conscious din sila sa health nila. Diba? So through that, magiging blessing pa tayo kung ano yung merong produkto tayo na meron na i-share din sa iba. Diba? Kasi sobrang ganda po talaga ng produkto natin, proven and tested po natin. Actually, hindi po ako medical background, hindi po ako nurse graduate, pero dahil po sa ganda po ng mga ng supplement natin, lahat ng products natin, talagang sobrang inaral ko po siya. Kaya pag may mga tinatanong sa akin regarding supplement, alam ko po siya explain kasi bakit proven and tested, talagang gamit ko po siya, gamit po namin siya. And alam po namin sobrang laking tulong talaga sa health natin. Okay, dito naman sa baba yung sa headquarters UN, sa may UN sa Philippine headquarters, Philippine National Police headquarters sa may UN. So ang maganda po niyan, naabenta na kami ng malaking produkto diyan. May mga napasali pa po kami. Yes. Okay, kasi gusto nilang i-maintain na yung supplement natin kasi maganda nga yung supplement, maganda yung naging pairamdam nila, sobrang effective ng mga produkto natin. Ang ginawa nung iba, para daw may discount na sila, nag-member na sila, sumali na rin sila. Ayan. Yes.
So may tips din kayo ha para makakuha kayo ng maraming direct. Okay, tuloy-tuloy natin. Ayan. So dumating yung time na na-hospital po siya. Kasi po, yan yung... Yan, kakahataw. Kasi nga, dahil lang mindset namin, tulungan yung tao. Diba, tagang maabot po kami ng madaling araw sa labas. Minsan nalilimutan, sa sobrang dami namin kausap, nalilimutan ko na po kumain, naminom ng water. Kasi syempre kami, intentional na po kami kasi sa tao. Pag sinabi namin talagang tutulungan sa abot na makakaya namin, talagang tinutulungan po namin. So, naalala ko po minsan wala pa po kaming kain, kape-kape lang yung coffee natin, di ba? So, dumating sa point na talagang papunta po kami sa leadership training. Bago po kami pumunta ng leadership training, sinugod niya na po ako sa hospital. Kasi hindi ko na talaga kaya yung sakit. So yun, gastritis, ibig sabihin talaga ano, nalilipasan ng gutom, ganyan. So ibig sabihin, kung titingnan nyo po, old normal days, diba, yung offline days, ganun po kahirap talaga na para lang kumita ng malaki, diba, talagang para lang matulungan mo yung maraming tao kasi talagang dapat marami kang makausap personally. Kaya yung mga bagong join ngayon sa online, sobrang swerte nyo po. Nalang tama kasi bakit? Pwede kang kumausap habang kumakain, pwede kang kumausap habang umiinom, di ba? So before kami, para lang talaga matulungan namin lahat ng tao namin, makausap namin lahat ng mga referral nila. So minsan, even po kami nalilimutan na po namin kumain, di ba? Sineset aside na po namin yung personal po namin para matulungan po yung mga tao namin. So yun, leadership training, hindi po namin malilimutan. Bago kami pumunta sa venue ng sa tao namin, sinugod na po ako sa hospital. Pero right after na, kasi hindi naman ako na confined, tinurukan lang ako ng gamot. So right after dyan, tumakbo pa rin po kami sa mga tao namin. So ganun po yung commitment level namin sa tao namin, na pag sinabi namin na tutulungan, talagang tutulungan. So hindi na namin naisip, hindi ko na naisip na. Sabi sa kanya ng doktor, umuwi na, magpahinga. Pero alam niyo po ang ginawa namin. Imbis na umuwi sa bahay magpahinga, diretso pa rin kami sa Bulacan para magpuntahan yung mga tao namin para sa training. So ganun po, ganun talaga kami ka-committed sa mga taong tinutulungan namin at the same time sa negosyong meron po tayo. Actually, kung ito po kung mapapansin nyo, hindi ko na po alam yan na pinipicturan niya pala. Diba? So, kasi ako, pag hindi ko to nakita, hindi ko na to maalala. Kasi bakit? Ako po kasi yung tao, during the process, hindi ko iniintindi yung hirap eh. Hindi ko na tinitingnan yung hirap. Sabi ko nga, nakafocus lang po ako sa vision ko. So, kung hindi ko to nakita, baka nalimutan ko to, hindi ko to ma-share. Diba? So, buti na lang. Kaya ikaw, kung may pinagdadaanan ka ngayon, diba? Hindi man maganda yung sitwasyon mo ngayon, mag-picture ka talaga. Doon namin na-realize na sobrang importante pala talaga na picturean mo muna sitwasyon mo ngayon. Kasi bakit? Pag naging successful ka na, i-share mo din yan, ikukwento mo na lang lahat yan. Yan yung magpapaganda ng success story mo. Ayan, tama. So tuloy po tayo. So ayan po. So kakahataw namin dalawa. Kakahataw. Tuloy-tuloy lang. Walang Diyos. Thank you Lord. Kasi bakit unti-unti po nagbubunga yung aming mga pagtatanim. So unti-unti po kami na-awardan ng company. So, ayan, mga top earners. So, yung awards ko po, talagang kami po, very important sa amin awards. Lumalaban po kami sa awards. So, even dati po, si Chris lang po yung na-awardan. Pero sabi ko, as partner, kailangan din. Diba, parehas kami ng negosyo, dapat parehas din kami, pinapriority din namin yung awards. So, lahat po ng awards ng UNO International, hinit ko din po na hindi ko na malayan na pwede na palang makapasok sa international top earner. Ayan. So, ayan, ako rin po. Ayan, awards. So, Fast and the Furious. And so, top earner ng company, Millionaires Club. So, kasi napaka-importante pa ng mga awards, mga kauno. Yes. So, lalo sa mga nagsisimula po, yung mga bago, okay, mga nagsisimula pa lang, alam nyo po, huwag nyo pong baliwalayin ng awards kasi yan po ang parang, ano nyo, yan ang monitoring po ninyo sa negosyo natin. Kapag wala kang awards every month, wala ang awards every awarding ng company, ibig sabihin, wala yung negosyo mo, hindi lumalago. So, huwag kang papayag na every month, every awarding ng grupo nyo o every awarding ng company natin, huwag kang papayag na wala kang awards. So, ako po, simula po nung nahit ko po yung Fast and the Furious Eagles Club, hanggang ngayon po, every awarding ng company, lagi po ako may awards. Ayan. Thank you, Lord. Okay, so, ayan po, nagbunga yung aming paghihirap.
So nakapag-travel din po kami kung saan-saan. Dati napupuntahan lang dito sa mga sa Pilipinas. Okay, dito lang sa Metro Manila nga. Ano nga lang ako eh. Tutuban recto nga lang ako. Tsaka Cubao, hanggang dyan lang ako. Bawal ako lumayo dati kasi walang pamasahe. So ang masarap po niyan, sa ginagawa po natin negosyo, darating natin magkakaroon ka ng time and financial freedom. Kasi nung time na yan na nag-abroad, nagbakasyon sa ibang bansa, pag-uwi, meron pa rin income. So ayan po, tuloy-tuloy tayo. Yan! So nagbunga, so hataw kami ng hataw, 2019, okay, November na nakakuha namin isa sa mga dream car po namin dalawa, which is yung ngayon Ford Expedition na sabi nila ay malakas po sa gasolina, na totoo pala talaga, malakas po talaga sa gasolina, pero sabi ko okay lang yun, ang importante, komportable ka, komportable yung mga anak natin. So akala po namin, ano na yan, tuloy-tuloy na, as in nag-momentum na yung grupo namin, no? Lumaki na yung scene na medyo napupuno-puno na namin. So sabi ko, eto na, lahat ng mga pinanim namin, nagbubunga na. Okay, lahat ng mga sacrifices namin, eto na, may bumabalik na. Na kumbaga, eto na yung mga bunga ng mga paghihirap namin noon nung kami nagsisimula. So ano po yan, November 2019, after 4 months, November, December, January, February, March. Okay, pagdating po ng March 2020, March 15, okay, March 15, 2020, yan po yung biglang nag-lockdown, kung alam naman po natin lahat. Yan po yung panahon na biglang hindi ka makalabas, di ba? Bawal lumabas, di ba? Dahil nga sa COVID-19. So alam mo yung momentum na yung grupo namin, momentum na, yung income ang laki, biglang naputol ngayon. Kasi bakit? Yung mga tao namin na wala na din. Alam mo yun? Kasi hindi kami nakita-kita and at the same time, hindi kami sanay sa online. Ang alam lang namin, yung puntahan yung invite, then papaliwanag yung business. Yun ang alam namin, hindi namin alam yung online. Kaya ang nangyari po noon, yung nag-lockdown po, ano kami, natira sa amin, pito na lang kami naiwan. Imagine mo, sa dinami-dami ng downline namin, sa dinami-dami ng tao namin, ang naiwan na lang po is pito. Pito po, kasama na po kami dalawa doon. Okay, sa pito po na yun, sabi ko, tuloy-tuloy lang. Nung una, hirap kami nung una eh. Alam niyo po mga kamunog, siyempre nakikita po ninyo ngayon yung mga transactions po namin. Pero sabi ko po sa inyo, yung ilang rejections din kami sa online nung kami nagsisimula. Yes. Nung time na inaaral po namin, dumating nga sa time, medyo nani-negative na. Sabi niya, parang wala naman mangyari sa amin sa online. Sabi ko sa inyo, meron yan, tuloy lang natin. Hanggang sa dumating yung time, meron kaming isang napasali sa online. Oh, kasi hindi nga po kami sanay talaga sa online eh. So, nung may napajoin kaming isa, wala. Sabi ko sa inyo, tumayo balahibo ko noon. Tuwang-tuwa kaming dalawa, at the same time, yung GC namin, ilan lang kami, pero ang ingay ng GC namin, ba't kami maingay, ba't kami tuwang-tuwa? Kasi imagine mo, isang pay-in lang yun na, isa lang ang napasali namin, pero tuwang-tuwa kami. Kasi ang nasa isip ko noon, sabi ko sa sarili ko, aba, kung merong una, ako naniniwala, merong pangalawa, may pangatlo, may pang-apat, may pang-lima, may pang-anim. Naniniwala ako, magsusunod-sunod yan. Kung nagawa natin, naniniwala ako, kaya nating ulit-ulitin. So lockdown po ng mga panahon na yan na alam mo yun, ang dami nagsarang mga negosyo, di ba? Ang daming hindi makalabas kami, nasa bahay lang din kami. So habang yung iba nag-vacation na, yung iba na lockdown na yung mga pangarap, kaming dalawa, tuloy-tuloy naming inaral yung online, tuloy-tuloy namin tinrabaho tong negosyo natin, hinataw namin ang hinataw. Hanggang sa eto na, yung pandemic results, unti-unti po, yung isa, naging sumunod na pay-in namin, nadagdagan na. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kung merong una, may pangalawa yan. May pangatlo, may pang-apat, may pang... Yan po yung mga una naming pay-in nung simula... Sinaraan ni lockdown ang Pilipinas. Simula ni lockdown, yan pa lang po yung mga pain namin dati. Pero alam niyo po, baliw na kami dalawa niyan. Yes. Kasi sabi ko, grabe no. Dati, para magkaroon tayo ng ganyang pain, pupunta, babiyahe pa tayo ng Cavite, babiyahe pa yes. tayo ng Bulacan. Pero nakakatuwa lang, nasa bahay tayong dalawa, tapos meron tayong ganyang, hindi pa siya ganun kadami. Kung mapapansin niyo, ilan lang yan? 7 lang yata yan. 7 pain lang yan, pero tuwan-tuwa na po kami dalawa. Kasi sabi ko, alam mo, laki na natipid namin, oras, di ba? Siyempre, pamasahe. Pangalawa, medyo hindi ganun kahirap na kasi unti-unti na namin nagagamay. Unlike nung simulang-simulan, dami rejections talaga. So, inaral lang namin ang inaral.
So sabi ko nga, parami ng parami yan. Hanggang sa dumating yung time, ayan na. Tuloy-tuloy na siya. So nung una, dalawa lang tayo lumalabas eh. Hanggang sa naisama na namin isang leader namin. Kasi nga, ang dami na namin pinupuntahan ng mga... Padalahan. Oo, Padalahan, Palawan. Kumbaga, hati-hati kami. Ako sa Palawan, siya sa Cebuana, yung isa naman sa Enluillet. So pas magkikita-kita kami sa Union Bank. Ayan yung bank. Actually, yung first pandemic, talagang hindi siya ganun kadali kung titingnan nyo. Kasi lalo na kung wala kang sasakyan, di ba talagang totally lockdown yun eh. Walang sasakyan. So dun namin minaximize yung sasakyan namin. Talagang kahit sabi mong expedition yun, 1.5 per day, talagang hinaharabas namin everyday. So hinaharabas po namin. And sobrang ini-enjoy po namin siya everyday na tulad po nga sabi ni Chris, sobrang grateful po kami sa yung pinagkakaloob sa amin na nagsimula sa isa, dalawa, tatlo, pito na hindi namin namamalayan. Sobrang nag-enjoy na kami sa ginagawa namin. Unti-unti na improve namin siya. Diba? So ibig sabihin, kung kayo feeling mo hindi ka pa ganun kalakas, kung feeling mo, alam mo yun, narinig ko na yung ganyang advice, bakit yung ginawa ko hindi naman effective. Hindi porket ginawa mo ngayon, walang nangyari, is hindi effective. Diba? So ibig sabihin, consistency pa rin. Diba? So kami yung mga taong naniwala lang sa programang ginawa namin, na kahit yung iba hindi pa naniniwala, kami, dahil alam namin darating yung time, sasabog at sasabog din kami, nag-focus lang po kami na gawin yung ginagawa namin. Diba? So hanggang yan po, naging yung pito, dumami na nang dumami, yung dalawa lang kami dati lumalabas, ngayon tatlo na kami lumalabas. So grabe talaga yung support namin sa buong grupo, kasi ayaw din namin i-take risk yung mga leaders namin nung umpisa, dahil kasi diba dati kasagsagan talaga ng pandemic. So before talaga kami lang talaga lumalabas. Diba? So, pero grabe, grabe yung nangyari. Ayan, so tuloy-tuloy. Ayan, ngayon sa parami na ng parami, dumating yung time na, alam niyo po, yung mga Palawan, yung mga panahon na yan, last year, March or April, mga first week ng April, ganyan. So, talagang, pag parating pa lang kami ng Palawan, talagang tinatanong na agad kami, ilan libo yan. Ginagano na agad kami, din dumating yung time na eto po, totoo, tatlong Palawan sinimot namin yung pera. Punta kami ng Palawan sa tapat ng office, inubos namin yung pera doon, di ba? Tapos punta kami sa Palawan sa dulo ng West Ave, may Palawan din doon, inubos namin yung pera doon. Tapos punta pa kami, kasi daming padala eh. Hindi kaya nung isang Palawan, hindi kaya nung dalawang Palawan, pumunta pa kami ng Muñoz, may Palawan doon, inubos din namin yung pera doon. So nangyari, ayan, sunod-sunod na hanggang sa ayan po, ang kapal na nun. Imagine mo, di ba? Lalabas kami ng bahay, wala kaming pera. Imagine mo, lalabas kami ng bahay, walang pera. Iikutin lang namin niya. Punta kami Palawan, punta Palawan, punta Palawan, punta Cebuana. Hanggang sa pagpunta namin ng Union Bank, ganyan na po kakapal yung pera na dala namin. Puro padala lang po yun. Okay, so ayan, dahil sa online, tinuloy-tuloy namin. Natang nang hinataw, dumating yung time. Ayan, walang tigil. Araw-araw po yan. Araw-araw. Every day. Lalabas kami ng bahay. Ganyan po yung nagiging production namin every day. Ulitin ko po ha, panahon po ng pandemic. Ngayon po, ang dami nang gumagawa niyan. Pero as in panahon po na yan, yung panahon na as in lockdown. Okay? Alam naman natin yung panahon ng unang quarantine talaga na talagang bawal lahat. Di ba? So yan po yung mga nangyari. Tinuloy-tuloy namin. Ayan, kasi dumating yung time, nagkaroon kami ng 160 packages. Worth of packages, okay? Tiyala nga. 160 worth of packages. 1.4 million. Okay? So, sa office po yan, nakakatuwa na dati, pangarap. Alam niyo po, dati iniisip na namin, ano kaya yung pakiramdam ni 100 packages tayo na paying? May 15 accounts nga lang kami nakikita. Grabe ni. Grabe, paano kaya nung feeling ka kaya pag may 15 accounts ka, 'di ba? Ganun kami dati, 'di ba? Nung dati, parang ang minsan nga nasasabihan nila ako na parang nasisiraan na daw ako ng ulo kasi sinasabi ko sa kanila, alam mo darating ang time, ha? Maglalatag tayo ng napakadaming packages sa isang ganyan. Sila, okay. Oo. Ganun sila sa akin. Parang sabi ko nung totoo 'yun. Actually, yung ginawa namin yung program namin, yung system namin. Sinasabi na ni Chris yan, darating yung time, maglilikom tayo ng maraming pay-ins, darating yung time, ganito.
naniniwala naman kami, pero grabe yung sinasabi niya. Sobrang grabe talaga na darating tayo million-million yung magiging transaction natin every week, million-million yung mangyayari talaga sa atin. Pero don't underestimate talaga yung power of law of attraction na tinatawag. Kasi what's your mind, conceive your body, achieve eh. So kakaganon ng kakaganon niya, every week, ganito po yung nangyayari. Minsan nga, hindi lang every week eh. Minsan, ilang araw lang, limang araw lang, meron na namang 114 packages. Tuloy-tuloy na po natin to mga kauno. So, 1,000,000 na naman. So, after mga ilang araw o 1 linggo, 106 packages na naman. Hanggang sa unti-unti na po siya, palaki na ng palaki yung mga sales ng mga kinukuha namin packages. So, sabi ko, 124 packages. So, nung nakita ko yan, baliw na ako. Sabi ko, sa pakiramdam, ang dami nating packages. Pero sa isip ko, parang hindi pa. Kasi may pwesto pa dito. May pwesto pa doon. Sabi ko sa kanila, hindi pa yan. Sabi nila, hindi, dami nito. Hindi, konti pa yan. Kasi meron pang pwesto eh. Meron pang pwedeng paglagyan yung package eh. Diba? Nakita nyo yung sahig, maluwag pa. Diba? So, tinuloy-tuloy namin, nataw namin, 129 packages. Sabi ko, wala pa to. Wala pa. Wala pa sa one-fourth yung na-espasyuan natin dito sa releasing. So, gusto kasi mangyari, yung buong releasing na yun, pupunuin namin. Sabi ko sa kanila. Sabi ko, maniwala kayo, mangyayari natin sa atin yan. So, 167 packages. Okay, 1.5 million. Okay, tuloy-tuloy lang namin, hinataw, binirit, walang tigil, 223 packages. So sabi ko, medyo nakakalahati na natin, so pero tuloy-tuloy lang, barata natin, birit lang tayo. So dyan na po nag-start na, alam mo yun, yung ibang mga kasamahan namin dati, na iniwan kami nung nag-lockdown, unti-unti na po nagparamdam. Kasi nakita nila, na nangyayari po sa grupo namin, eh, talaga naman, siksik-lignig, nag-uuma pa yung binigay sa amin ni Lord na blessing po talaga. Grabe talaga si Lord. Pagka nagbigay pala talaga siya ng blessing, maniwala kayo. Totoo na nanonood lang siya sa bawat galaw mo every day. At pag nakita niya na deserve mo, ah, Diyos ko, maniwala po kayo sa akin. Ayaw mo na, gusto pa niya. Darating ang time kasi dumating po yung time na na-stress din po ako. Na-stress din po ako kasi tuloy-tuloy po yan. 273 packages. Ba't po ako na-stress na hindi ko na po alam paano ko i-encode lahat? Nagreklamo ako sa akin, sabi ko, paano to, ang dami na. Sabi ko, alam mo yung dumating ang dami, naging mainit yung ulo ko noon na, alam mo, gagabi, dami na natin, hindi ko na ma-encode lahat ito sa isang araw, hindi ko siya ma-encode eh. Alam niyo po, ginawa kong solusyon. Ang solusyon, totoo po ito ha. Nag-announce po ako sa GC namin, sabi ko, Friday po yun. Friday ng gabi, sabi ko sa GC namin, walang magpapasali ng dalawang araw. Walang magpapa-join ng 2 days. Sabi kong gano'n. Walang kakausapin 2 days. Sabi ko sa kanila. Ubusin na muna natin itong mga pins. And at the same time, may hawak pa kaming pera sa bahay na hindi pa namin napipay in. So 2 days. Walang nagpa-join. So training-training lang muna kami noon. So medyo nakaluwag-luwag po ako. Nakahinga, medyo nakahinga-hinga. Pagdating po ng Monday, Lunes, okay, naipon lang pala. 340 pages. So, ayan. So, alam nyo na, ako talaga. As in, sabi ko, Lord, thank you talaga. Grabe talaga si Lord. Wala na ako masabi. Okay, yes. Sobra. Hanggang ngayon. Kung titingnan ngayon, mo, tuloy-tuloy na talaga. Kung titingnan mo, buti na lang, yung mga panahon na nahihirapan kami, yung mga panahon na nagugutom kami, napupuyat kami, buti na lang talaga hindi kami tumigil. Kasi hindi namin mararamdaman yung lakas kung tumigil kami. 'Di ba? So ngayon kung mahina ka pa, magtuloy-tuloy ka lang kasi hindi mo mararamdaman yung lakas kung titigil ka. 'Di ba? So total, 'di ba, nahirapan ka na, napagod ka na, nagutuman ka na, dapat make it worth it, 'di ba? Dapat talagang lahat ng pinagpaguran mo may kapalit. So dapat ganun yung mindset mo. Kasi sabi ko, buti pag nag-uusap kami, buti na lang talaga no, hindi tayo nagpadaan sa mga rejection, sa mga sitwasyon na pinagdadaanan namin. Lagi ko nga siya kinakausap pag dumadaan kami dati sa mga boarding house namin na, Papa, buti dati, pag may sitwasyon tayo, kahit wala tayong makain, kalmado lang tayo. Diba? So, kalmado lang kami. Kahit sabi mo wala kaming pera, masaya pa rin kami. Diba? Kaya, talagang tinitingnan talaga ni God kung deserve mo eh. Kasi, diba, kung wala ka pa, talagang grateful ka na. Kung wala ka pa, talagang marami ka nang na-appreciate. How much more mabless ka ng ganitong kalaki, sobrang ma-appreciate mo talaga siya.
Grabe si Lord talaga. Alam mo naman, ito pa, dagdag ko lang. Naalala mo yung bawat room sa office, may mga packages kami. Na one time pumunta ako ron, sabi ng mga staffs, Sir Chris, yung mga packages yung ko rito, wala naman paglagyan. Alam mo, sobrang dami po talaga. So sobrang binilis talaga kami, Lord. Ayan po, yung unang beses na napasara namin yung LBC sa tapat ng office. Tatlong araw po silang sarado yun sa LBC sa tapat. And tinuloy-tuloy namin hanggang sa, ayan po, November, okay, na nakuha ko po yung almost 2.7 na million na cheque sa One Impossible. 1 million, dati, baliw na baliw ako niya kasi dati, nagpapapicture lang ako sa kanila, sabi ko, grabe, darating ang time, ako din. Darating ang time. Pero alam ko talaga na darating yan talaga. Talagang iniisip ko lang talaga na wag lang ako maiinip kung kailan yung oras na yun. Pero alam ko sa sarili ko na darating po talaga. Wag ka lang mainip. Darating din. Kung nangyari sa akin, mangyayari din po talaga sa ating lahat. Okay? Hanggang sa, ayan. Ang tawag yan? Anong award yan? New Normal Excellence Award yan, no? New Normal, yung bagong award. Ito, hindi po namin alam ito, yung award na yan. Yung last sales rally po natin, nagkaroon ng ano yung New Normal Excellence Award? So, nagulat na lang po kami. Tinawag na yung top 10, top 9, 8. Biglang, yung top 3 tinawag si siya, no? Maria Del Mar Fernandez. Sigawan kami. Tapos pagtawag ng top 2, sigla yung sa leader namin. Lalo kami napasigaw. Tapos bitch, yung tinawag na yung top 1, wala, nagwala na kami. Sabi ko, grabe, anong meron? Alam yung, sarap lang na imagine mo, kasi sa dinami-dami na nagsimula nung nag-lockdown, imagine mo, kami kasi yung halos tatlo yung talagang hindi tumigil at talagang nirap talaga namin eh. Na alam mo yun, biglang after mga ilang buwan, biglang naging top 1, 2, and 3 kami ng New Normal Excellence Award. Sobrang, alam mo yun, wala, talagang speechless po kami yan. Napayak pa nga yung iba dyan. Diba? Sobrang ingay ng GC namin, ang ingay po namin talaga. So thank you Lord. Binless kami, sobra. And yan, top 3, thank you Lord, and top 29. Hindi po ako ano yan. Actually, nung nilabas, di ba, March nag-lockdown, pagdating ng June, di ba, March, April, May, June, tatlong buwan. Imagine niyo po, ah. March 15, nag-lockdown. Pagdating po ng June, after 3 months, naglabas po ng unofficial. Nakita ko po yung pangalan ko, top 3, unofficial. Alam niyo po, nanginginig yung kamay ko. Habang nagte-text po ako, kasi may message ko po yung mga tao ko, magte-thank you ako, may congrats ako kasi top 3 ka. Sobrang nanginginig din na umiiyak po ako, no? Napapaluha na ako. Sabi, grabe, no? Kasi bakit? Ang layo ko eh. Top 50, top. Alam mo, makapasok na ng top 40. Hirap eh, di ba? Hirap na ako noon eh. Then biglang nag-top 35. Tapos from top 35, biglang nag-top 3. Kaya gulat na gulat kami. Tapos ang masarap noon, dati ako lang, dalawa na kami, kaya mas lalo kaming talagang sabi ko, grabe, thank you Lord talaga. So, ayan, yung bunga ng aming pagtatanim na nung una, tuyo, tatlong beses pang ininit, di ba? Namumulot ang bechinko habang naglalakad, babayad sa jeep, tagbe-bechinko, bibili ng delata sa tindahan, tagbe-bechinko. Nag-uulam ng fishbowl, di ba? Ng pamplayers, na ospital dahil halos walang kain, kakahataw. Pero, alam nyo, lahat po talaga may kapalit. Okay? Intayin mo lang. Huwag mong bilangin yung effort mo na binibigay dito. Tama. Huwag mong, kasi yung problema sa iba, ang binibilang yung rejection. After yung dami ko na nirefer, ba't ganon? Huwag mong bilangin yun. Hindi na nga sumali, binilang mo pa. Ang bilangin mo yung sumasali. Di ba? Pag hindi sumali, huwag mong bilangin. Huwag mong isama sa effort mo yun. So, parang di ka mahirapan. O, yung iba naman kasi, kaya iniin the rejection, kasi ang invite, ang nire-refer, isa, dalawa. Sa isang linggo, dalawa referrals. O sa isang linggo, dalawa invite. Kaya pag nireject ka, masyado masakit. Try mo, araw-araw, may 10 ka. Hanggang 20 kausap. Yung unang kausap mo, ano po, sasali po kayo o hindi? Ah, sige po, thank you po sa time. Salamat po, may kakausapin pa po kasi ako. Alam mo, hindi mo ramdam yung rejection kapag mahami kang kausap. Kaya damihan nyo po yung kausap ninyong mga kauno. Yes. Tsaka, ano, kung gusto nyo parehas umangat, kailangan talaga mag-angatan kayo, di ba? So,
kung may gumagawa dito na couple, mag-asawa, 'di ba, mag-boyfriend, so dapat talaga parehas kayo ng vision, parehas kayo ng mindset. Kasi hindi pwedeng parehas kayo ng result, parehas kayo magiging top earner, 'di ba? Parehas kayo magkakaresulta kung hindi kayo parehas ng mindset, 'di ba? So dapat i-goal din ng bawat isa yung kahit babae ka, kumikita ka, 'di ba? Hindi na uso ngayon na porket babae, nasa bahay ka lang, di ba? So, marami nang pwedeng magawa ang babae na nagagawa ng lalaki, di ba? So, ibig sabihin, kahit sabi mong babae ka, kayang mo makipagsabayan sa mga lalaki, di ba? And syempre, as partner, matindihang suportahan talaga yan, di ba? So, dapat, kailangan sinusuportahan nyo yung, ano, yung plano ng bawat isa, di ba? Kasi hindi pwedeng may plano yung isa, salungat yung isa, kasi hindi kayo talaga mag-grow sa ginagawa nyo, hindi nyo talaga ma-hit yung goal nyo. So, importante talaga pag couple kayo ginagawa to. Actually, ano to eh, best asset pag couple kayo eh. May advantage pag couple kasi dalawa kayong magtutulungan eh, di ba? So, dapat i-mindset nyo rin na pag couple kayo ginagawa nyo to, parehas kayo kumikita. Diba? Kasi pag parehas kayo kumikita, parang yan, parehas kami top earner, iba yung income ko, iba yung income niya. Diba? So ibig sabihin, mas mabilis nyo ma-achieve yung goal nyo sa buhay. Diba? Siyempre, as husband and wife or as couple, in the end of the day, yung tinatrabaho nyo naman pang future nyo. Diba? So ibig sabihin, pag tinodo nyo, talagang sinuporta nyo yung bawat isa, diba? Talagang as babae, tanggal mo na yung arte, 'di ba? Tanggalin mo na 'yung pagka-imo-imo kasi talagang lalo na sa ginagawa nating negosyo, people business 'to eh, 'di ba? So may marami kang makakasalamuha na iba't ibang tao, 'di ba? Pero dapat dito batut manhid ka lang, 'di ba? Batut manhid ka lang, magtuloy-tuloy ka lang talaga. Dapat parehas 'yung mindset nyo na darating 'yung time parehas nyo din ma-achieve yung goal nyo sa buhay. Hanggang dumating sa time, totoo yung sinabi niya na dati siya lang yung top earner. And sabi ko, ayoko dumating sa time na, ayoko lagi na shadow niya lang ako. Diba? Na, ay, sino yung ano, yung Delmar? Ay, yung asawa ni Chris, diba? So, ayoko lagi na parang shadow lang ako. So, talagang nag-decide ako, sabi ko, gusto ko din magpa-award, gusto ko din ma-recognize. Kasi for me, kung may recognition ka, meron kang awards, yan yung corresponding value mo. Yan yung nire-represent mo na value mo. Diba? So talagang, thank you Lord talaga kasi inalaw niya na magtama yung mindset namin na talagang magtulungan kami sa ginagawa namin. Okay. So ayan po. Ako, saludo ako sa lahat po ng mga mag-partner sa talaga namang nagsusuportahan sila dito. Kasi marami ako nakikita ngayon na magtatama si Akbuch kanina. Ang dami talaga ngayon mga mag-partner. Pinagtutulungan po nila itong negosyo. Yes. Napaka, alam nyo, ang layo ng mararating po talaga kapag ka pinagtulungan nyo po talaga ito. Okay, so ayan po. Sabi ko nga po, 2015 nag-start kaming mangarap. Diba? 2015 na alam niyo nung ulam, ganito, 'di ba? Fishball inung ulam, 1 meal a day, 'di ba? Binubusog yung sarili sa tubig, 'di ba? 'Di ba? May kausap ka, mas maingay pa yung tiyan mo kaysa sa kausap mo. So, naglalakad lang papunta sa opisina, 'di ba? Namumulot ang tagbebe 5. 2015, okay? Halos sa alam niyo 'yun, makakain sa mang inasal, sobrang tuwa-tuwa na. Ay, naku, sabi ko sa inyo. Pero sabi ko nga sa kanya, tuloy-tuloy mo lang, huwag tayong tumigil, laban lang, panag lang, suntok lang tayo ng suntok, di ba? Tatama din tayo. After 5 years po, check-in po namin dalawa ngayon, okay? Nung last sa One Impossible, pag pinagsama po is 3 million, di ba? So napakasarap to sa parang, imagine mo ha, from walang makain noong 2015 or 1 meal a day in 2015, no? Pambayad sa jeep, bechinko, pambinis tindahan, tagbebechinko, no? Naglalaat pa po sa office. From 2015, after 5 years, okay, 2020, okay, 3 million combined income. And ang masarap na part po nun, okay, kumbaga yung sinasabi nga namin kanina, no, huwag kang mainip sa resulta. Alam mo, kami nga, imagine mo, 5 years bago mangyari sa amin to. 5 years kaming nagtanim na walang tigil. 5 years kaming hindi nagreklamo. 5 years kaming hindi namin iniindang rejections. 5 years kaming hindi namin pinapansin ng mga taong nang negative sa amin. 5 years kaming kahit gutom, kausap pa rin ang kausap.
5 years kaming masakit na paalakad pa rin ng lakad, maadikit lang yung mga dapat kami idikit sa wall post. 5 years kaming hindi tumigil at 5 years kaming lumaban ng lumaban. 5 years kaming nagtanim na hindi namin inisip o hindi namin binilang yung mga effort na na nilabas po namin dito. Hindi namin binibilang yung mga panahon, mga araw na nadapa kami. Hindi namin binibilang yung mga pagtatanim namin basta ang alam ng namin dalawa na darating ang time, lahat ng ginagawa natin, magbubunga ito. Kaya naman po, after 5 years, ayan po yung nangyari sa amin. At hindi lang po yan na nakakatuwa po kasi pati yung mga anak po namin kasi dito kumikita rin. Yeah. Meron din po account yung mga anak namin. Yung bunso namin, lalaki, 3 years old ngayon, 25,000-30,000 every month. Then yung panganay naman namin, ayan, 35,000-40,000 every month. So, napakasarap lang sa pakiramdam na buong family kaming kumikita. Family business po namin ito. Ako po, naka-business package of 15 accounts. Siya naka-15 accounts. Yung bunso, naka-15 accounts. Yung panganay po namin, naka-15 accounts. At may lalabas pa ulit ngayon, okay? At sure na naman ako, ipi-15 accounts ko na naman ito. So, bali lima na po kami, 15 accounts. Okay, so, ayan po, tuloy-tuloy, masarap. No? Ngayon po, kasi ngayon po mga kauno, no, hindi po sa niyayabang, income po namin, family income po namin, monthly 7 digits po. Hindi na po kami bumababa doon, 1-1. 7 digits na po. Kaya napakasarap po talaga ng ginagawa nating negosyo. Grabe, ibabalik sa inyo sa mga hindi pa po naka-15 accounts dyan. Ako po, mag-isip-isip ka na. Diba? Todo mo na yan. Okay, so ito, nakakabaliw. September. Okay, anong araw nag-lockdown? March 15, 2020 nag-lockdown. Imagine niyo po mga kauno noon, nag-lockdown March 15, 2020 after 6 months. After 6 months po bumalik po kami ng lupa na overlooking talaw buong Metro Manila worth 11.4 million. And meron na, actually meron kami pang mga matinitignan na mga property na kukunin namin din. Na lahat po 'yan e bunga lang talaga ng online negosyo na ginagawa po natin. Tama. Sa offline, hindi mo kaya kunin yan ng 6 months. Tama. Diba, inabot nga tayo ng 5 years eh. 5 years nga kaming, alam yung, hindi namin nagawa. Pero grabe. Sa lahat po ng mga bagong member, sa lahat po ng mga, ano mo yun, sasali pa lang, o basta yung mga new members, new business partners, alam niyo, sabihin ko po sa inyo na napaka-buenas po ninyo. Napaka-swerte po ninyo kasi bakit online na ngayon. Tama. Yung resulta sa offline, yung magiging resulta mo sa offline ng 10 years, kaya mong kunin dito ng 1 year na lang. Kasi dati sa offline, ang market mo dito lang. Ngayon po online, ang market mo worldwide, buong mundo na po. Kaya napaka-swerte po ng lahat ng mga first-timers. Huwag ka nang mag-relax, huwag ka nang patulog-tulog kasi ba? Yan yung naghihintay talaga sa kanila. Ay, yan yung naghihintay sa inyo. Imagine niyo mga kauno. In just 6 months, bumili po kami ng 11.4 million at dyan po namin ipapatayo yung aming dream house, dalawa. Okay? So dati, imagine mo dati, 'di ba? Ano tayo, no? Walang mapambayad ng upa, 'di ba? Naalala ko dati, hindi ko malilimutan. Men, 'di ba yung baby pa yung panganay namin? Pinaalis kami kasi nga daw yung baby maingay kasi boarding house na lang tayo dati noon eh. Sabi ko darating ang time, kwento na lang talaga natin 'to. Kailangan pa nagkabahay tayo, sabi ko sa kanya, lakihan natin para pag umiyak yung bata hindi rinig yung dugo sa kabila, 'di ba? So ayan po, January. Kuha po kami dalawa, Ranger Raptor, Ford Ranger Raptor po. Okay, so dati hindi ko naman doon may exception. Siya, so gusto niya kasi pick-up. Gusto niya kasi pick-up and yung malaki. Ako kasi gusto ko malaking sasakyan. Siya, so gusto niya pick-up. Sabi ko, hindi pagsamahin natin, malaking pick-up, edi Ford Ranger Raptor ang kunin natin. Napakasarap niyan. Sobrang komportable. Alam mo yun, sa Ford Expedition namin, maano ka na eh. Para ka nang dinuduyan doon eh, di ba? Makakatulog ka talaga eh. So sobrang halos wala ka na maramdaman ng lubak. Pero pag sumakay ka rito sa Ranger Raptor, ay talaga naman, wala ka lalo talagang mararamdaman halos. Kaya nga pag sumakay kami dyan, tapos lumipat kami ng expedition, sabi ko parang ang tagtag ng exped. Diba? So, thank you Lord ulit, kasi yan ulit, pahiram lang na. Alam naman namin dalawa, aminado kami na lahat ng meron kami, eh pahiram lang po ni Lord dito sa lupa. At kaya naman, araw-araw talaga pinapasalamatan namin siya sa taas. Kasi talaga hindi niya po kami pinabayaan, lalo na ng panahon ng pandemic. Diba? So, ayan, tuloy-tuloy. Ayan,
And yung gusto niya, gusto niya kasi pag na yung pick up pala gusto niya, sabi niya sa akin, para pag ano, doon daw sila sa likod, tatlo. Diba? So, every month po dinadalo, pinupuntahan namin yung, diyan kami nare-relax eh. Alam mo, ganda talaga, lalo pag gabi kita mo buong Metro Manila, tanggal ang pagod mo, tanggal stress mo. Pinupuntahan po namin yung nabili namin lupet. Ito po yung, hindi, actually, hindi naman ganyan na ganyan. Ganyan na yung gusto ko, parang gusto namin tema na magiging bahay po namin. Na, alam mo yung, may pool, pag dumanong ka sa swimming pool, tanaw na tanaw mo yung buong Metro Manila, na talaga lang mare-relax ka. Diba, katabi ng swimming pool, merong parang inuman dyan o meeting, dyan kami magmi-meeting ng mga leaders namin, may bilyaran sa loob. Walang imposible. Walang imposible. Kasi nung una, tinitingnan namin lagi yan, o yung una, pag pinapakita namin sa mga tao namin, sa ibang mga, alam mo, natatawa sila sa amin, hindi sila man naniniwala. Sabi ko, kung ikaw kumikita ng 7 digits monthly, mangyayari at mangyayari yan, makukuha at makukuha mo yan. Tama? At lalo ngayon, online. Mga kauno, mangarap ka na mataas. Walang imposible. Mangarap po kayo. Walang imposible. Hindi kang kumita na malaki. Alam niyo po ba, ang 1 million yan, normalan na lang. Sa 1 Impossible natin nga, nung nakaraan ng 1 million, ilan na naglabas 1 million? 8 yata, 10. Na 1 million. Normalan na lang pong 1 million ngayon, Diyos ko. Dati, ang 1 Impossible, may 100,000 ka, balik. Alam mo yun, di ba? Ngayon, pag may 100,000 ka, nakakaya pa ipakita eh. Kasi nga po, sobrang ganda ng online business po natin ngayon, mga kauno. Okay, baka mamaya kasi kahit gaano kaganda yung negosyo natin, kahit gaano yung kaganda sistema ng grupo nyo, o kahit gaano kaganda yung kumpanya natin, mga produkto natin, kahit gaano pa kasupportive yung ating mga BOD, kung hindi mo naman gagawin yung part mo, eh malabo talaga mangyari sa iyo kung ano yung nangyayari sa amin. Tama, gawin mo yung part mo, gagawin ng company part nila, gagawin ng mga coaches nyo yung part nila, gagawin ni Lord yung part niya, basta gawin mo lang din yung part mo. Maniwala kayo sa akin, lahat po tayo rito, ang ganda ng kwento nating lahat. Okay, so ngayon, nagsisimula ka pa lang, marami rito, nagsisimula pa lang. So kinukwento namin to para makita mo yung pupuntahan mo kapag nagseryoso ka rito sa ginagawa nating negosyo. Tama? So yan po. And, ato, kwento na natin to. Ito yung ano, yung tawag dito. 413 packages, 3.7 million. Yan yung time na bago po kami, imagine mo ha, bago kami magkaroon ng, nag-positive po kami sa COVID. Okay, kakahataw namin, di ba? Labas na labas ko sa akin, mag-ingat po tayo mga kauno. Pero mamaya, dagdag ko na lang po mamaya yun. At 413 packages, yan po yung bago kami ma-quarantine. Okay. So, paglabas namin ng 413 packages, after 2 days, nagpa-swab kami, positive. Okay, so na-lockdown kami noon. So, nasa bahay lang kami. After 1 week, imagine nyo po, 413 package. After 1 week, nasa bahay lang kami, pero 1 week, may 294 packages na nagpapagaling lang ako sa kwarto. Nagpapagaling lang kaming dalawa. Na wala akong ginawa, kundi mag-ML-ML muna. Kasi wala akong magawa. Wala, alam mo yun, di ba? ML. Pero siyempre, hataw-hataw pa rin ng konti. Pero kung ba't ko sinasabi ito, ang sarap kasi sa pakiramdam na, alam mo, nagpapagaling ka, hindi ka lumabas sa bahay, wala kang ginawa about sa business, pero still, dahil ang ganda ng sistema ng company ng negosyo natin, imagine mo ha, nagpapagaling ka, pero after 1 week, may 294 packages, 2.6 million, kaya wala po kaming ganda dalawa kasi nakulong po kami, no, quarantine. 294, balikan ko lang po ah. 413 packages. After 1 week, 294. And after 1 week, magaling na kami, malaya na kami. Ayan, 402 packages na naman. So, ayan po, another 3.6 million ulit. So, hindi sa nangyayabang, yan po yung pwede mangyari kapag sineryoso mo itong negosyo to. Yan yung pangalawang beses na napasara po namin. Ayan, yan yung yan yung pangalawang beses na nagsara yung ABC. Imagine mo, hindi na kaya sa loob kaya yung iba nilagay po namin sa labas. Okay, so napakasarap lang sa pakiramdam na kahit kami, eh, alam mo yun, mag-vacation ngayon or kung anong gawin na, sa bahay na lang. Pero yung business na ginagawa namin ngayon, eh, nagbibigay pa rin sa amin ng walang tigil na income talaga everyday. As in, everyday, walang nabago, ganun pa din. So maganda talaga, magtanim ka na magtanim. And at same time, gusto kong pasalamatan po
talaga naman ang produkto ng no? Kasi ano nang resulta sa siya yung kumausap sa doktor eh. Yes, actually yung ano nga sa sad to say yung nag-positive kami dahil nga kami yung frontliner sa grupo and hindi talaga natin maiiwasan kasi nga everyday kami lumalabas. So ang magandang part dahil hindi kami aware na positive na kami kasi nga wala kaming symptoms. So asymptomatic kami. So ang magandang part ang reseta lang sa amin ng ano ng doktor namin is nagulat ako, vitamin C lang din. And binibentahan din kami ng vitamins, 'di ba? So sabi ko na lang, supplement no, kung, sabi. Oo, kung supplement. Sabi ko, ano po ba 'yan, doc? Gamot po ba 'yan? So sabi ko, kung gamot po, kung gamot din po 'yan, marami kung hindi po 'yan gamot, marami po kaming supplement, tambak po kami. So talagang isa rin sa nakatulong sa amin sa fast recovery namin yung mga supplement natin. Talagang ano talaga siya proven and effective. So yung tulad ng zinc, ng vitamins, 'di ba, yung ultimacy natin and VCO, 'di ba? Actually lahat ng supplement natin ginagamit po namin every day. So good to say na napabilis po yung recovery namin, 'di ba? And the same time hindi po naging mahirap sa part namin yung na-quarantine kami, hindi po kailangan i-emergency sa hospital, 'di ba? Kasi nga baka yung iba kasi 'di ba hindi na makahinga. So kami po talagang wala po kaming naramdaman, talagang asymptomatic, wala po kaming symptoms, 'di ba? So talagang malaking tulong po yung mga supplement natin, 'di ba? Kaya yung mga kauno natin, wag niyo pong tipirin yung supplement, lalo na kung makakatulong po sa immune system natin, sa pangangatawan natin, lalo na sa panahon ng pandemic. Kailangan po talaga natin 'to, 'di ba? Kasi bakit kahit sa doktor din po kayo magtanong, ang irereseta po sa inyo more on vitamins, 'di ba? Ano ba yung mga products po natin more on vitamins na pwede makatulong pampalakas ng immune system natin, 'di ba? So the good to say, alam mo 'yon, dumaan po kami sa quarantine. Buti na lang yung mga panahon na kailangan namin humataw, mga panahon na kailangan namin magtuloy-tuloy, 'di ba? Talagang ginawa namin yung part namin, hataw talaga kami, binigay namin buong effort namin, binigay namin yung oras namin talaga. So kahit sabihin mong may dumaan na sitwasyon sa amin, hindi po namin naramdaman yung nangyari sa amin kasi still ganyan po pa rin yung transaction ng grupo. Tuloy pa rin po siya. Ang masakit niyan, hindi lang kami. Pati yung mga leaders po namin, tinamaan din po talaga, nag-positive din sila sa COVID. Pero dahil po sa ganda ng produkto talaga, totoo talaga, sabi ko sa inyo, alam nyo, ang taas na ng bilip ko sa produkto natin, mas lalo pong tumaas ngayon, as in 200% na yung talaga yung bilip ko sa produkto natin na ginawa sa amin talaga na parang walang nangyari lang naman sa amin. Parang alam mo yun. Kaya naman ako naman sinasabi ko po sa lahat. Grabe ngayon ha, sobrang ambilis ang talaga makahawa ngayon ng virus. So hindi mo, alam sa akin lang mga kauno, no, mag-supplement po talaga tayo. Sa panahon ngayon, hindi sapat na basta mag-ingat ka lang, magbaon ka ng alcohol or kung ano-ano. Marami nga dyan, nasa bahay lang, nag-positive pa ng sa COVID eh. Ang kailangan po talaga natin ngayon mga kauno, walang iba, kundi palaasin po talaga natin ang ating immune system. Maniwala kayo. Para kung tamaan ka man, dumating man sa'yo, wag naman po sana. Pero sabi ko nga, hindi natin alam kung kailan ka matsatsambahan, di ba? Di ba nga, nasa bahay, natsambahan eh. Pero para, kung dumating man yung time na yun, at least handa yung katawan mo, malusog ka, di ba? Kaya maganda, ituloy-tuloy natin yung ating pag-take ng supplement. Okay? Kaya naman yung sa amin kasi yun talaga yung malaking nakatulong sa amin. Okay? So thank you po uno sa mga napakaganda produkto po natin. Okay? So ayan po, tuloy-tuloy po tayo. Okay? March 15, 2020, okay, nag-lockdown. Then after one year, March 15, 2021, nagulat na lang po kami. Ang total sales po namin, almost 66 million. Thank you Lord, hindi mo po kami pinabayaan. And lahat po yan, online transactions lang po lahat yan. Wala po kami kinakausap sa labas, puro online lang po namin lahat yan.
Okay, salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Uno. Thank you sa mapagandang sistema na meron kami. And ayan, 10 months result. Sobrang nababaliw ako dito. Every time na tinitignan ko ito, baliw na baliw ako. Bakit? Imaginein mo ha, sa offline, sa old normal, para makuha mo lahat ng mga bagay na yan, abuti ka ng 10 taon. Imagine mo, 10 years. Para total na magkaroon ka ng ganyan, diba? Pero sa ngayon, online, okay? Ganda ng sistema natin ngayon. Napaka-supportive ng management. Grabe ang BOD. Talaga naman lahat ginagawa para sa mga distributors ng company. 10 months result po, March 2020, nag-start ulit kami. Sabi ko nga, back to zero kami no March 15, 2020. Ulitin ko po, back to zero. Zero ulit. Zero. As in, lala eh. Diba? Lagas eh. Diba? Back to zero. Bakit back to zero? Eh, panibagong aral na naman. Inaral kasi namin yung online eh. Diba? So, para kami, sabi ko nga, talaga, magsisimula talaga tayo ulit. So, March 15, 2020, nag-start kami ulit. Pagdating po ng January, after 10 months, yan po yung naging resulta namin. Diba? May million savings, diba? May property na, buod pa yung iba, then panibagong sasakyan. So nakakabaliw lang na alam mo, ba't ko pinakita, hindi para ipagyabang, kaya namin pinakita para sabihin sa lahat ng mga nagsisimula pa lang, huwag mo isipin na, ay kasi matagal na sila, ay kasi marunong na sila. Hindi po. Okay, kaya ako po pinakita yan para sabihin sa lahat ng mga nagsisimula pa lang, okay, na kaya mong pantayan o higitan pa yung mga nauna sa iyo, depende nila sa trabaho mo yan. Na kung ano yung nangyari sa amin ng 10 months, pwede rin mangyari sa iyo ng 10 buwan yan. Basta, ulitin ko, tama yung ginagawa mo, hinahataw mo ng todo, at higit sa lahat, lagi ka pong tumatawag sa taas. Kasi namin dalawa, lagi namin ginagawa. Ngayon, okay, simula nag-pandemic talaga, mas lalo kami napalapit kay Lord. Okay, ako po, dati ang ina-advise ko dati sa mga tao ko, pagising sa umaga, kunin ka agad yung tuwalya, maligo ka agad. Ngayon po, lagi po ina-advise sa kanila, pagising sa umaga, wala ibang gagawin kundi magdasal ka muna. Huwag mo muna hawakan yung cellphone mo, mag-pray ka muna. Napakasarap pala talaga humataw. Napakasarap pala talaga alam mo, gawin tong negosyo to. Alam mo, ang ganda ng nangyayari sa amin. Every time pagka inuuna namin talaga na humingi ng guidance niya, bas-bas niya sa araw na yon, magugulat na lang kami. Yung buong araw na yon ay napaka-protective talaga. Yung mga hindi mo inaasahan na pay-in, bigla na lang may mag-chat sa'yo. Sasali na po ako. Alam mo yun. Tapos yung kausap mong negative, magiging positive na, alam mo yun, iba yung luwag ng pasok ng blessing kapag kasabay mo si Lord o kasama mo si Lord sa hataw. Kailangan talaga itawag mo sa Kanya. Kailangan talaga ipag-pray mo sa Kanya. Gabayan Kanya. Lord, thank you. Lord, salamat. Good. Gabayan po kami. Tulungan po ninyo ako sa mga sasabihin ko ngayong araw sa mga taong kakausabi ko. Mga ganon. And at the same time, pagdating po ng gabi, bago matulog, kailangan talaga mag-pray. Nagpe-pray po kami. Pasalamat ka sa araw na alam mo yun, nagising ka, di ba? Sana pasalamat ka, napaka-productive ng araw mo. Wala ka man pay-in, pero still productive kasi bakit dami mo nakausap, di ba? Maliit man yung blessing na nakukuha mo, still pasalamat ka pa rin kasi sa maliit na blessing ka, hindi ka mapagpasalamat, paano pa kanya bibigyan na mas malaki. Kaya nga, kami pong dalawa, alam namin dalawa talaga, eh, pa nag-uusap kami, sabi namin, grabe si Lord, grabe si Lord. Talaga naman napakalupit talaga ng binigay sa amin. Ito talaga yung milagro para sa amin dalawa. Kasi talaga, imagine mo, 7 nagsimula, back to zero, tapos biglang ayun nangyari sa loob ng, alam mo, 1 year, 10 months. Diba? So, thank you Uno, thank you Lord, thank you sa lahat ng mga, syempre, yung mga ibang, sa mga crosslines namin, top earners, maraming salamat. Okay, talagang napakasarap mag-Uno kasi ito yung kumpanya na wala kang makikita sa ibang company, sila magkakalaban, di ba? Dito sa atin, para tayong isang grupo lang lahat eh. Kasi yung mga top earners talaga, iba-iba man ang grupo, pero tayo talaga nagtutulong-tulong po talaga. Kaya naman, huwag kayong magtaka mga ka-Uno, sobrang laas po talaga natin ngayon. Napakalaas ng Uno ngayon, maniwala kayo sa akin. Ramdam na ramdam ng iba yan, ng lahat talaga yan, napakalaas po talaga ng company na. Napakalaas po talaga. At naniniwala kami, maraming pang resulta ang darating sa Uno. Marami pang resulta lalabas. Okay? So, ayan. Next. Ayan. So, this year din, so, syempre, pangarap lahat ng kababaihan to, syempre, yung achieve nyo yung dream wedding nyo, di ba? So, this year, this January, dati, hindi namin mapag-usapan yung wedding kasi nga, number one, syempre, budget, di ba? So, syempre, based sa story namin,
pangkain nga namin, di pa pamasahe, wala pa. So, hindi namin talaga mapag-usapan yung wedding kasi alam namin kailangan talaga ng budget. Pero in grace ni God, in God's grace and syempre sa guidance ni God na buti na lang talaga may ganitong klaseng opportunity, may ganitong klaseng business na pwede talagang kumita ng malaki. So, sabi ko, gusto ko, syempre kahit sino namang babae, gusto natin ma-achieve yung dream wedding natin, 'di ba? So ang malupit na part, 'di ba? So dahil syempre kahit papaano kumikita na nagawa po namin this year yung wedding namin. So hindi pa 'to yung dream wedding namin kasi ano pa lang 'to. Intimate wedding pa lang. Pero ang nakakabaliw, umabot po ng almost 700,000 po yung ginastos namin dito, 'di ba? So yung prenup namin, yate, diba? Tapos... Nagdagdag patagtag kasi yung gasos yun. Oo, tapos... Pagkatapos ito, may bago na naman. Ang pinakatapos. Diba? So, and the same time, ayan, next pa. Ayan. So, ayan po yung mga, yung venue, diba? So, even yung mga suot namin, customized talaga. So, sabi ko, thank you Lord talaga. Kasi, siguro yan din yung pinaka-purpose din na inalaw niyang kumita din kami para mauna namin siya, diba? Talagang naganap yung kahit papano dream wedding namin. And ang masarap na part, talagang napapunta namin yung buong family namin, diba? Sabi ko nga, 14 kami magkakapatid, diba? So malaki din yung family niya. So dati yun yung iniisip namin eh. Kaya hindi namin napag-uusapan kasi syempre, diba? Kahit gusto nyo pa naman, kahit kung wala pang budget, diba? Mahirap. So buti na lang talaga may ganitong klaseng negosyo, 'di ba? Hindi lang alam mo 'yon, hindi lang yung mga resulta, yung result yung pwede mo ma-achieve dito. Yung mga bagay na personally na kailangan ng budget, 'di ba? Pwede din makatulong talaga sa iyo, 'di ba? So thank you Lord talaga sa ganitong klaseng opportunity. So through that, 'di ba? So this year din kami nagpakasal. Actually, pag ano, sunod-sunod nga yung gastos namin, di ba? Opo. Lupa, sasakyan. Imagine din mo yun. Start pandemic, di ba? Bumili po kami ng properties, bumili kami ng pick-up, tapos nag-wedding pa po, di ba? Sunod-sunod. Di ba? So, hindi namin alam kung kaya, pero talagang pinaubayan namin lahat kay God. Sabi namin, kung basta worker kami, tatrabawin namin, kung kalooban na talagang mangyayari, di ba? So, buti na lang talaga, yung mga panahon na nahihirapan na kami, nanghihina na kami, di ba? So, so talaga nagtuloy-tuloy pa rin kami and nakita namin yung beauty ng online, di ba? Na sabi namin, kaya natin kumita ng malaki through that maayos din talaga yung buhay natin, di ba? So, minaximize po namin yun. Nag-usap po kami kung ganito na yung kikitain natin, kailangan ayusin na natin yung buhay natin, ayusin na natin yung family natin, di ba? So, sabi ko talaga, pag merong pagkakataon na pwede kang kumita ng malaki, di ba? Kung merong pagkakataon na pwede mabago buhay ng family mo, di ba? Talagang i-grab mo, trabahuin mo, kasi syempre kayo at kayo din naman makikinabang yan. Grabe, grabe. Thank you, Lord. Talaga, nangyari. Sabi ko nga, grabe naman intimate wedding to. Ba't ganito? So, imagine nyo paano pa yung church wedding. Ano? So, ayan. So, salamat talaga sa lahat. Lahat talaga. As in, sobrang blessed talaga. Sobrang, hindi makapaniwala sa nangyayari sa amin sa buhay namin dito sa Uno. No? Sobrang grabing ginawa sa amin. Wala na akong ibang masabi kundi puro thank you na lang, puro thank you talaga. Thank you Lord, thank you sa BOD, thank you sa Uno, sa napagandang online business na meron tayong ngayon. Talaga naman na hindi na ako magtataka kung bakit tayo number one talaga ngayon. And yes. Hindi na ako magugulat kung bakit ang daming nagsusulputang bahay ng mga kauno. Grabe, mabalitaan mo na, may bagong bahay na naman, may bagong bahay, may bumili ng lupa, may bumili sa sasakyan. Dahil naman talaga sobrang ganda ng ating negosyo, sobrang ganda ng produkto. Mga kauno, ikaw na lang po talaga ang iniintay. Kailan mo ayusin yung sarili mo? Kailan mo ito seryosohin? Diba? Lagi niyo pong tatandaan. Hindi po tayo pabata. At hindi po tayo palakas ng palakas. Taon-taon, nadadagdagan ang edad natin. Taon-taon, pahina po tayo ng pahina. So hanggat may lakas ka pa, hanggat may pagkakataon kang tumodo, itodo mo na, ilabas mo na yung lahat ng kaya mo. Diba?
para pag dumating yung time na alam mo yung gusto mo na magpahinga, 'di ba? Maaga ka makapagpahinga, magawa mo yung gusto mo, kasama mo pamilya mo, 'di ba? Mabili mo yung mga bagay na gusto mo, 'di ba? I-enjoy natin yung buhay, 'di ba? Dito sa mundo, 'di ba? So, syempre, lahat 'yan basta kasama niyo si Lord sa paghataw, maniwala kayo bibigay talaga niya sa inyo. Okay? And the last slide po namin. Sabay tayo. 1, 2, 3. Motivate and support your partner. You are both a work in progress, so grow and build together. Ayan. Explain mo. So, very important to, lalo na pag couple nga po kayo tumatrabaho dito, pag couple nyo po ginagawa yung negosyo, very important po to. So, pero kung single ka, huwag kang maghanap ng couple, di ba? Mas madali pa rin na habang kinukuha mo yung pangarap mo, single ka, 'di ba? Mas hindi ganoon kahirap, 'di ba? Unless pag may couple ka, syempre may isipin ka pa, 'di ba? So syempre normal sa relasyon, nag-aaway yan, 'di ba? So paano pag nag-aaway ka, hindi pa kayo both mature, hindi maapektuhan pa yung negosyo nyo, 'di ba? So it doesn't mean na couple namin dinideliver is maghanap ka ng partner, 'di ba? So kung single ka, mas madali mo makukuha pangarap mo, 'di ba? So talagang mas itodo mo kasi ang iisipin mo, iaangat mo na lang yung sarili mo, 'di ba? Ang iisipin mo, ma-achieve mo yung pangarap mo, syempre matulungan mo yung family mo. Pero syempre pag couple naman kayo, 'di ba? Lalo na mag-asawa, ginagawa niyo 'to. Kailangan niyo talagang suportahan yung bawat isa. Kailangan niyo i-motivate din yung bawat isa kasi darating yung time kahit sabihin yung kayo na yung pinaka-motive, self-motivated, kahit kayo na yung pinaka-malakas na sa na tao sa mundo, darating yung time malolo moral din kayo sa mga sitwasyon na pinagdadaanan niyo, 'di ba? Pero kami, every time na nanghihina siya, tatapikin ko lang, darating yung time, kukwento na lang natin to. Every time na lolo-moral din ako, sasabihan niya lang din ako, ganito. So, we build up each other. And the same time, yung kung ano yung plano niya, so supportahan ko, diba? So, hindi ko i-questionin kung ano yung plano niya, diba? So, kung ano din yung plano ko, hindi niya din ku-questionin, so supportahan niya din. Through that, hindi namin namamalayan, parehas na pala kami ng mindset. Hindi namin namamalayan, parehas na pala kami nag-grow sa ginagawa namin. And ang malupit na part, sabay namin nakukuha yung goal namin kasi parehas na kami ng way of thinking na tinatawag. Kasi very crucial yan, mag-partner kayo, diba? Tapos, nandyan yung selos, diba? So, hindi maiiwasan yun. Pero always remember, yung ginagawa nyo ngayon, yung tinatrabaho nyo ngayon, para yan, in the end of the day, para rin po yan sa future nyo, diba? So, syempre, sabi nga ni Chris kanina, hindi na tayo pabata, diba? So, lahat tayo patanda na. So, kami, binavalue po namin yung oras. Na habang bata kami, mabigay namin yung masarap na buhay para sa family namin, sa mga anak namin, kasi dinanas po namin yung hirap ng buhay. And ayaw din namin na ma-experience din po ng mga anak namin, yung na-experience namin. So, wala na po kaming time sa ganong bagay, diba? So, instead of pag-awayan po or what, supportahan na lang. And hindi nyo po namamalayan pag magkatono kayo, diba? And talagang sinusuportahan nyo yung bawat isa, hindi nyo po namamalayan, nagiging madali yung pag-abot nyo ng pangarap nyo ng sabay. Tama. So, ayan po, mga kauno, maraming salamat sa pag-invite po sa amin ulit. Thank you BOD po sa management pag-invite sa amin dalawa na makapag-share po sa buong uno. Thank you po, maraming salamat po. Upline Butch, grabe talaga si Butch. Ang ganda. Butch, sa attend kami dun sa training nyo. Uy, thank you. Doon, na-excite ako doon. May 16. Okay, so ayun po. Thank you. Salamat po. Thank you. Thank you, applying Delmar. Nakaka-inspire kasi ako, for nakikinig ako kanina pa. Maraming parte doon, mga kauno, na hindi na ikwento dati ni applying Chris o applying Delmar. So, nadadagdagan yung PowerPoint nila. And excited ako doon na madagdagan at madagdagan pa kasi kung may sa totoo lang, mga kauno, kung merong deserve talaga maging successful,
ito talagang dalawa na to. Of course, yung iba rin. Pero iba talaga yung... Ako hindi ako magagaling. Para ako, parang panaginip. Hindi ko nga alam paano nangyari sa totoo lang. Diba na ganun? Hindi, kasi sa negosyo kasi natin, mga kauno, para maintindihan nyo why I am baffled. Sa negosyo kasi natin, pwede ka talagang maging successful. Period, given na yan. Alam na natin. Okay. Pero yung ganitong klaseng turnaround, phenomenal talaga. Alam mo yon na kasi like example, di lang magbabanggit ng top earner. May mga kasama tayo ng mga idols natin. It took them 3 years, 4 years eh bago nag 1 million. So nung nag-pandemic kasi para tayong nagsisimula ulit eh. Okay. Gets diba mga kauno? So bakit ko sinasabi, not to discredit anyone, pero ang kailangan nyo maintindihan, dati sa old normal, kikita ka ng 1 million, 2 years, 3 years, ma-establish mo yung grupo. Pero nandiyan na yung 100,000 a month, normal na yun, 200,000. Pero ngayon kasi, di ba? Grabe, 6 months possible, 1 million a month. So anyway, mga kapatid, nakaka-inspire talaga. And I'm sure mga kauno, gusto nyo uli silang maging bisita. At mag-abang lang kayo ng 2 months. Baka nga 1 month pa, may dagdag na naman sa PowerPoint ng mag-asawa. Ayan, ang ganda. Saan ba yung ano nyo? Yung lupa na yun? Sa may Rizal ba yun? Saan ba yun? Opo, San Mateo po. Timberland ba hindi? Ay, malapit po sa Timberland. Amiya Raya. Ah, yeah. Oh, Amiya. Ang ganda nga doon. Papunta pa lang, ang ganda na. Diba? Papunta pa lang, maganda na. Maganda doon. Tama, good choice. Malapit ka kay Coach Joseph kung magkakata. Opo, ang happy bye po kami ni Coach Joseph. Oh, so mga kauno, yun, gawin nating Uno Village kaya yun. Diba? Puro mga kauno doon. So since nabanggit na yung upline, Chris, yung training natin, alright? So may mga nagme-message again, so huwag nyo sa akin padala yung mga ano nyo po, yung mga registration nyo, yung mga screenshot ng payment at saka mga pangalan. Kay Rosalie Castro po, nandun po yan sa Facebook account ko, sa Facebook page, yung kanyang Facebook account. At yung nandun, yung link, nandun na lahat, or itatype mo. Baka ibang Rosalie Castro masendan yung magulat sa inyo. Tag ibang kumpanya, di ba? So, Top Leader's Brain. So bakit Top Leader's Brain? Ang topic dito, first time ko ibabagsak tong module na to. Paano mag-isip lahat yan? Kasama na sila Upline Delmar. Kasi sila example, sila sila Upline Chris, Upline Delmar, para alam nyo lang, Recto Days, tama. Ay, kikita ko na sila eh, na Ortigas Days. So, although hindi ko sila masyado nakikausap, pero makikita mo kung gaano sila kapursigido talaga. Na kahit walang pumapansin sa kanila, dire-diretso silang gumagalaw. Parang ganon. So, ikikwento ko sa inyo yon, tuturo ko sa inyo kung ano yung nakita ko. So, hindi to ginugel o ni YouTube na training. Talagang nakakausap ko naman yung mga yan, yung mga top leaders natin. So, nagkataon, pumayag yung sa ako. Sobrang thankful ako kay Upline Ray, Upline Sir Paul Chong, may-ari ng Uno Hong Kong, international top earner also. Idol Wilson ng Dubai, dating messenger. Hindi ko na kailangan i-build up sa inyo si Ray Potesta, diba? So, thankful ako kasi aside from doon sa ituturo ko, magdadagdag sila ng routine nila. As in yung pag nagising sila, ano ba yung unang ginagawa nila, anong diskarte nila, pag may desisyon na kailangan pagdesisyonan, whether sa bahay o sa negosyo, paano. So, kaya excited ako next. Series kasi to, Upline Chris eh. Baka next time pwede kita mag-guest dito. Apa. Yun, di ba? So, paano ba mag-isip? Kasi ito, nagsishare ka na ng live story mo eh. So, pagising ba ni Chris, o ngayon, nabigyan na kayo ng idea tsaka ni Delmar, kailangan dasal pala sila, di ba? So parang ganito to. Napaganda na ito, first time ever to. So, pwede na pong mag-register, pero ang training natin may 16 pa. Pero huwag kayong magpapaabot ng ano, kasi pag napuno tayo, hindi talaga kami mag-entertain na kasi ang hirap po nung last minute na ipapasok namin kayo sa private group, ilalagay, i-re-register namin yung name nyo para makapasok kayo sa Zoom. Ang hirap po eh, kasi ang nag-a-assist lang sa akin dito si Rosalie. So, GCash lang po yan. Nandiyan yung details. Ang GCash naman, pwede sa bank app mo or sa 7-Eleven, pwede, or sa Palawan. Send mo sa number niya. So, 100 lang po yung entrance registration fee. Actually, majority or malaking parte ng perang papasok ay hindi po sa bulsa ko. Ito po itutulong natin sa mga bata at sa mga senior citizen na apektuhan ng pandemic na ito.
So, nakatulong ka na, marami ka pang natutunan, di ba? So, grabe 100 nga lang eh, di ba? Ang dami nga nagsasabi sa akin yung leaders, apply, bakit 100 lang? Dapat 500 yan. Okay, ganyan, ganyan. Sabi ko, eh, alam mo na, may mga taong hindi kaya, pero gustong matuto. So, open to sa lahat ng kauno, local o international. Send yo lang yung Gcash kay Rosalie, tapos pati pangalan, tapos ipapasok na kayo dun sa private group para dun tayo mag-update. Pati yung links dun sa Zoom natin and whatnot. So, yun. Now, dahil 100 lang siya, yes, pwede kayong, di ba, may extra kang 50 pesos, di gawin mong 150. Parang kanina, sabi ko nga, may nagbayad 225, pero isa lang siya. Nakakatawa, 370 something. As in, siguro kung ano yung natira sa Gcash nila, hindi ko maintindihan. So, kasi, mapupunta naman yan as donation. So, actually, kahit walang donation nga ito, sobrang sulit kay Rito. Kasi 100 pesos na trading, di ba? Magbayad nga kayo ng 150, 1,000. So anyway, mga kauno, wag mo itong imimiss kasi marami nang nag-commit na mga grupo. Like, gusto ko na pasalamatan uli. Upline Tere, Coach Lumabad, Upline Lance ng 10XM, Persian, syempre, AOS, Upline Pearly, Upline Akron, TFP, ang dami pa eh. Sana hindi ko makalimutan. Basta, i-announce ko na lang. Ang dami na, sobra. Actually, hanggang ngayon nagtitraining. Maraming nag-message kay Rosalie. Huwag sa akin po. Okay? Huwag po kayo mag-message sa akin. Pwede kayo magtanong dun sa link dun sa Facebook page ko at saka Facebook account ko. Yun. Kay Rosalie kayo mag-send ng details. But anyway, mga kauno, maraming salamat. Sobra, sobra. Plan Chris, sa oras ninyo, ha? Nainggit ako kasi... Dapat pala, dati pa sa header, may gano'n na rin, ano, na check yung mga anak, di ba? Nakakabaliw. Nakakabaliw, literal, di ba? Nakakabaliw. Grabe talaga. Buti sana kung, like, 3,000, di ba? 5,000. Nalaki 30,000. Di ba? Pero kung isipin mo, di ba? Halimbawa lang, no? Halimbawa lang. Ito, laro lang sa utak. Kanina kasi tumakbo sa utak ko. Halimbawa, wala yung 7 figures nyo mag-asawa. Yung checky lang ng anak nyo, sarap na eh. Buhay na. Oo, lechon kawali na yan. Diba? Internet na mabilis yan. Magandang apartment na yan na nirerentahan sa ganyang, di ba? Grabe talaga new normal. Ako, hindi ko, hindi talaga, ako natutuwa ako pag itong Uno Idol sa new normal na to. Sobrang na ano ko rito, nangigigil nga ako eh. Sabi ko, at saka ito mga kauno ah, pinasok ko nga to sa TikTok nung isang araw. Sabi ko may dalawang klase ng tandaan nyo to palagi kasi nakaka-receive ako hanggang ngayon ng message. Talaga na upline, parang hindi ko yata kaya. O kaya minsan yung iba nega, ayoko magbanggit, sabi niya, upline kaya, hindi ibang tao to ha, upline kaya namang ganun siya kasi ganito yung ganyan-ganyan. Kapatid, may dalawang klase ng inggit kasi. Yung isang klase ng inggit, nakakatulong sa'yo. Yung isa, nakakasira ng buhay mo. So ano yung... Di ba? Ingit kasi na, di ba, yung... Naku, kaya naman siya ganyan, ganyan, ganyan. May ganun eh, di ba? Maghahanap ka ng negative dun sa tao para i-justify na hindi niya deserve yung success. Di ba? Maghahanap ka ng butas sa kanya. Di ba? Gagawan mo siya ng negativity. Yun yung pinakapangit na ingit. Di ba? May ganun, pero may ganun tao kasi, applying Chris, applying Delmar, na hindi nila alam na ganun siya. Ganun na yung kanalakihan niya. Siguro bad parenting, mali ang pagpapalaki, o bad environment. May ganung tao talaga, ewan ko ba? Bet may ganun. Mayaman o mahirap, may ganung tao. Na, hindi totoo. Alimbawa, magaling mag-basketball. Sobrang galing na. Alam mo yung magaling na. Ako may nakakasama ako na biglang ang reaction. So, mali, traveling naman yun eh. Ganun ba? May nasabi pa rin, di ba? Wala akong ako yun. Nilay up ko na lang ng ganito. May nasabi ka pa, ang galing nung, 'di ba pa, may ganung tao eh. Bigyan mo muna sa masarap na pagkain. Actually masarap siya, pero parang may kulang eh. Yung napakaliga mong hayop ka, 'di ba? may ganung tao, 'di ba? Like example, kahit sinong gobyerno ilagay mo, Duterte o si Pinoy, eh kung sino pa, alien, 'di ba? Barack Obama. Siya yung tipo na kahit sinong ilagay mo, may nagawang tama, hahanapin niya pala yung mali. Eh, madumi naman yung kalsada. Nagkurap sa ganito. Ay, alam mo yung mga mongoloid na di mo maintindihan. Eh, ganun. Yun yung pangit na ingkit. Kasi katulad nito, sample ah, sa training na lang.
hindi pa rin natin alam, Chris, eh, baka may umattend dito na, okay, maganda yung natutunan namin, na-inspire kami, pero posible ba talaga? Eh, alam mo, million-million na pinakita sa'yo, may duda ka pa. Diba, kamotik yun. May ganong tao, and guys, yun yung iiwasan natin. Pero, ang maganda kasi sa negosyo natin, na-develop yung personality natin, di ba, tama, upgrade sa atin. Dahil sa mga training. Pero, merong ganun. So, kung ganun ka, alam mo yun, try mo magbago. Kasi hindi na, alam mo, sa totoo lang, kahit sa bahay, mapapansin mo yan eh. Di ba? May ulam ka, ano ba yan? Maang alat. Di ba? May ulam ka nga. Yung iba nga, wala eh. Di ba? Ay, sunog yung kanin. Yung lahat na lang napapansin. Di ba? Ay, yung ilaw kumikisap. Di ba? Ay, ang ingay ng aso. Alam mo yun, yung lahat na lang. May ganung tao. As in, hindi ko alam kung, di ba, kung, anyway, natatawa yung iba, pero totoo, may ganun talaga. Pansinin nyo, kaya you, before you open your mouth, isipin mo muna yung sasabihin mo kasi baka hindi mo alam na ganun ka. Tama. Totoo yan. Di ba? May mga downline sa'yong ganyan. Diba? Opo. Di ba? Di ba? Ganito, minotivate mo ng todo-todo, tapos pagkatapos mo minotivate, pero kasi at di mo na ito. Yeah. Negative talaga mag-isip. So pati sa inggit, ganun eh. So may inggitero na ganun. Pero may isang klase ng inggit na grabe, nakakapagpalakas. Yes. Ako kasi, ako sobrang inggitero ko. Pero yung inggit ko, ibang level. Yung nababaliw ako. Yung, pag meron, halimbawa, maski dati pa bata ako, halimbawa may kalaro ako, may laruan siya na wala ako. Sabi ko, lagi akong, naano ako sa kanya, sabi ko, grabe, paano, anong ginagawa na nanay mo, tatay mo, parang ganun. Ang ganda naman yan. Diba? Maski sa eskwelahan nun, may nagtatap sa school, may magaling sa ganitong activity. Uy, paano mo ginawa? Ugali ko na talaga yan, ever since. So, nung nagdumating ako sa uno, nakita ko yung mga kumikita, talaga nilalapitan ko, sabi ko, paano mo ginagawa? Lalo na mga kaedad ko, yung iba, mga mas bata pa, diba? Nakakaingit eh. Pero yung ingit na nabubuan ka. So, ako, may ugali ako na ina-idol ko talaga yung malupit talaga. At maraming ganun na nag-uuno. Maraming ganun. Si Chris at saka si Delmar, sigurado ako ganun na ganun. Kasi dati yung mga yan, maski ever since, wala pang pera tong dalawa na to, napaka-respectful, napaka, alam mo yun, kahit hindi sila magsalita, alam mong naniniwala at sila at nabibilib dun sa mga nakakagawa. Di ba? Meron kasi na distributor na hindi ganun eh, di ba? Na parang iba eh. So, kapatid, huwag kami inggit sa success. Like, sample na itong guest natin ngayon. At dun sa mga iba pang magiging guest natin, o sa kagrupo mo na mas magaling sa'yo, mas tumitsegi sa'yo, mas nakakapag-invite, di ba? Mas, wag. Kasi masisira diskarte mo talaga. Imbis na makapag-isip ka ng derecho, dun ka na lang kinakain na yung, parang anay sa laman yan eh. Kinakain ka na yan, di ba? Mabilib ka, idolin mo. Alam mo, pinakamaganda, pagdasal mo pa nga eh. Di ba? Pagdasal mo pa na sana, lumaki pa, cheque na ito. Kasi, alam mo, makakatulong din naman sa iyo yun eh, di ba? Tama po. Tsaka, ano yan eh, di ba? Applying grace, applying dharma. Bumabalik yan eh. Yung parang, pinagdasal mo yung tao na maging maayos, maging mabuti, lumaki pa, cheque. Lalong gumaganda yung blessing sa pabalik. Actually, ito totoo kanina na nakita ko yung sample picture nyo ng bahay. Ang nasa isip ko kanina, sana ito mismo. Sana yan mismo gawin nila. Kasi kahit hindi ako invited, pupunta ako dyan, di ba? Una-una kang invited na napot. Oh, di ba? Salamat. God's will. So, ganun mga kauno, di ba? Maski kapitbahay nyo, nakabili ng kotse, nakabili ng mas malaking TV, di ba? Grabe, di ba? Alam mo kasi may ganun eh. Parang, eto bago tayo matapos, may kapitbahay nakabili ng malaking TV. Ay nako, yung ano kasi niyan, Japayuki. May asawa kasi. May asawa kasing ano yan, puti. Alam mo yun yung, hello, di ba pwedeng maging masaya ka na lang, di ba? Di ba? Kumbaga, hindi kasi hindi ko talaga nakikita yung advantage eh. Hindi ko, buti sana kung mayroong advantage at Chris at Delmar eh. Yung siraan mo yung tao, hanapan mo ng butas, di ba alamin ganun, hindi ka matuwa. Wala talagang advantage eh. Kung meron, wala eh. Di ba, comment nyo nga, kung meron, walang advantage yung ganung klaseng ugali. Pero yung inggit na nababaliw ka sa kanya, ina-idolize mo sa, actually yung ultimate eh. Ang ultimate form ng inggit is yung taong lamang sa'yo, mas magaling sa'yo, mas may mga naniniwala sa'yo, as sa kanya,
tapos ina-idolize mo, hangang-hanga ka, di ba? Kahit na, halimbawa, hindi kayo magkapareho ng ugali, pero achiever siya, hindi kayo tugma, halimbawa siya rock and roll, ikaw R&B, tapos siya, kahit mataray siya, ikaw mabait, pero achiever siya, pero hinahangaan mo pa rin siya, yun yung ultimate klase ng inggitero na malayo ang mararating. Kaya mga kauno, lalo na ngayon, talagang masyashock kayo sa resulta. Kaya huwag kayo maingit ng pangit. Maingit kayo positively. So again, thank you upline Chris. Pero bago tayo magpaalam, wait lang, may papapakita muna akong video mga kauno, huwag kayo aalis. May papakita ako sa inyo mga video. Brother Steve, pakipakita muna bago tayo mag-selfie. Are you ready for a different kind of defense? Protect yourself against 99.9% of germs and inhaled contagions. Introducing a revolutionary face mask that is antimicrobial, reusable, washable, and breathable. The Premium Defense Copper Mask. This special copper mask is made in Korea. As we all know, goods produced in South Korea are of high quality due to their innovation and access to modern technology. South Korean products are highly marketable all over the globe due to their unparalleled quality. Rest assured that the Premium Defense Copper Mask is made only with the most premium materials and superior technology. The Premium Defense Copper Mask is made of a premium copper metal fabric that is recognized for its antimicrobial properties. Premium Defense Copper Mask has three layers. First is a cooling fabric that allows the skin to breathe and remain cool even after long usage. Second layer is the UV mesh fabric that offers UV protection from the harmful UV rays. And the third layer is the Magic Copper Mask, a high-quality copper material that blocks droplets and kills 99.9% of germs. The Premium Defense Copper Mask comes in two types. The Premium Defense DIY Copper Mask that has a sleek ergonomic design that offers comfortable respiration and complete prevention of saliva droplets. You can customize it to suit your liking. It comes in the classic beige color. And if you want a mask with more personality, it comes in pink too. The second type of Premium Defense Copper Mask is the Luxury. Built with the same outstanding features, but has a more classic, sophisticated look. This mask requires minimal assembly. What else makes the Premium Defense Copper Mask special? It comes with sturdy and comfortable ear loops that don't break or fall off easily, as they lie flat and are fastened securely on both sides of the mask. The mask is washable and reusable, a more cost-efficient alternative to costly one-time use masks. It is eco-friendly too. The mask is quick drying, so you don't wait too long for your mask to dry if you need to wear it out the next day. What comes in the box, you may ask? Let us show you. Inside the box of the DIY copper mask includes one-piece copper film, one-piece filter, one pair ear loops, and four pieces sticker seal. Now, you may wonder, how do you assemble the Premium Defense copper mask? It's simple. Just follow these steps. First, fold the copper film. Second, place the sticker on the upper part and on the bottom part. Third, put the filter inside the copper film. Fourth, insert the ear loops on both sides of the mask, secure the straps, and adjust to your liking.
And you're all set! Give yourself or a loved one the gift of premium defense. Grab your premium defense copper mask today. Ayan, mga kauno. There you have it. So, tag dito. Ano tayo? Picture muna tayo, please. Mga kauno, sige. Ay, sabali yung nabura ko. Picturean nyo kami, screenshot nyo kami. Share nyo na lang. Mag-screenshot ako dito. Smile. Di ko alam paano basahin ng grupo nyo. Baka mga... ako basa, uno ako. Smile. Ayan. So, wait up. Check ko lang kung maganda yung quality natin. Ah, hindi. Pangit. Upgrade. Isa pa. Abdelmar. Isa pa. Medyo pangit yung quality. Yung smile. Ano, yan. Ayun. So maraming salamat mga kauno. Good morning. God bless. Thank you. Sobra. Please, Abdelmar. Again, ha, magpa-register na kayo agad. Huwag nyo intayin yung mga last day mga kauno. Ha. Register kayo agad para maasikaso natin. Thank you po. Good morning. Sa uno may batas, dapat positive, bawal negative. Pero pag sinabing pag mag-comply ka na bawal ang tamad at sanayin may ginagawa ka. Pagkuha mo na pangarap mo, new normal na tayo, mas lalo pinadali. Ay, patingin na mo lalo lumabas. Sa uno may batas, bawal ang tamad, aasenso ang lahat. Bawal ang tamad. Sa uno may batas, bawal ang tamad, aasenso ang lahat. Aasenso ang lahat. Sa uno may batas, bawal ang tamad, aasenso ang lahat. Lalong lumalakas. Positive, bawal negative. Pero pag sinabing pag mag-comply ka na bawal ang tamad at sanayin may ginagawa ka. Sa pagkuha mo na pangarap mo, new normal na tayo, mas lalo pinadali. Ay, palingin na mo lalo lumabas. Sa uno may batas, bawal ang tamad, aasin sa walahan. Lalong lumalakas.